Welcome back sa CFS PH Masters at handang-handa na kami para sa panghuling series sa araw na to. Kami nga palang The Mods, Tavel. Kung sasabihin nyo Kuya Vil, Ate Taylor, pwede din naman. Oh, sino baby? Pero ay, bahala doon, man. May mga pero, I love you buff tong ano eh, mga kalaban kanina eh, di ba? Yun nga eh, ang sabi ng isa, daya naman. I love you lang pala yung mga kapanalo nga sa amin. Pero pagdating nga dito sa mga games na to, talagang maaga pa naman to. I mean, kahapon kasi 2 series lang, di ba? Pero yung game to natin, men. Diyos ko, ang tagal nung game nila. And kitang-kita nga natin kung gaano rin pa talaga nila pinakita yung performances nila sa isa't isa. At pagdating nga dito, it's gonna be Herbie Gaming Team versus Gaon Gaming again. Ito na ang pagbango ng api ng Gaon Gaming, and same goes with Herbie Gaming Team. I just wanna say na for Herbie Gaming Team, at least ang dami nilang napanood na rounds na games sa Gaon Gaming, and that is their advantage. Alam nila kung paano sila mababawi, alam nila kung paano nila maka-counter itong Gaon Gaming, and it's really up to them on how can they do it. And nagkaroon ng 15 minutes break, so at least kahit pa paano nakapagpahinga din yung mga players natin mula sa Gaon Gaming, di ba? So mainit pa sila coming in from that match. Itong series na to sa panghuli natin, labanan to ng mental fortitude, kasi aside from the best of 3 na nilaro nila ngayong araw na to, there's also that best of 1s na pinanggalingan pa nila mula dun sa ating open qualifier brackets natin. So with that, syempre fatigue might be settling in, but again, it's CFS PH Masters and you have to deal with it. Yeah, I mean, wala kayong choice dito. If ever you guys are wondering, wala po kami sa iisang bahay. Parehas lang yung ilaw namin. Parehas lang talaga yung ilaw namin. At lagi po namin yung ginagawa. 3 taon na. So, ayun. Pero syempre, kumbaga, synergy pa rin, di ba? And in terms of synergy, at least for the side of Herbie Gaming Team and Gaon Gaming, they have it all. Pero it's really up to them on how can they destroy each other. Ankara, Compound, at Black Widow muna yung makikita natin ngayon. Kumbaga, sobrang standard the maps na lalaroin nga nila. But for the side of Ankara, global risk muna ang Herbie Gaming Team. Pero the fact na itong HG, at saka yung Ubek kanina, men, sobrang aggressive nung game na yon. Literal na kaka-start pa lang, barila na agad. Pero UM yung aggressive dun eh. Kumbaga yung Herbie Gaming, nilalabanan at tinalabanan lang true naman din talaga nila. Pero once na napupunta sila sa BL side, makikita mo yung difference bumabagal nung playstyle. Bumabagal. So, I do feel like para sa third series na mapapanood natin ngayon, it's gonna be the same. More on the default place ang posible nating makita. Knowing as well, ito yung kumbaga last chance nila for the qualifiers. LCK. Yeah, there's a chance. Uy, last chance qualifier. Ito yung LCQ nga nitong dalawang teams ito. Pero it's really out of them kung paano ba sila makakapag-keep up sa isa't isa, no? 15 minutes is actually a lot of time na parang makapag-recover sila. To the fact na nag-antay ang Herbie Gaming Team, so probably siguro mga 2 hours. Mga 2 hours sila nag-antay dito. We started ng 7:30. Tapos sa tapos ng pa-start na 9:30. So halos 2 oras nga talaga nag-antay dito ang Herbie Gaming Team, na they have the time already for them to recover. They have the time para nga makabawi nga sila. At itong 2 oras ito, sigurado nakapag-prepare sila ng matindi. At itong preparation na ito, makikita nga natin kung talaga mababawi nila yung game. Pero pagdating nga dito sa side nga ng Gaon Gaming, in terms of momentum, siguro pwede nating sabihin na nakapag-warm up na sila ng matindi, and nanalo sila ng isang map eh. Pero sa Herbie Gaming Team, hindi sila nanalo ng isang map eh. So siguro, Gaon Gaming, malay mo makabawi na sila. As we head into the match, the last series of the day, first map nga natin dito ay Ankara at Herbie Gaming. Sila ang nasa GR side for the meantime. At mukhang ang players dito para sa Gaon Gaming, bumabanse na pagdating sa A. Gusto nilang i-clear yung vents kahit papano. But again, you're just waiting for the setups.
Mukhang matinding pagbawi ata dito. Best team ata talaga yung nasa isip nila. Pero sa side naman ngayon, dito sa HG, ito na si Ethel nakapitas na. Jeffrax mo, bawi pa ang mga tropa lahat sila nasa loob na. Pero ito nga talaga yung sinasabi nga natin. Yung approach dito ng Goon Gaming, sobrang aggressive talaga. Si Jason nasa loob na, mga ton. Pag inaatin ito talaga ng perfect opportunity. Pero makapasok ka sila, walang tao dun sa may Gendy. Pero tanggol muna, makakapatay ng isa. Sa side doon ngayon ng Goon Gaming, oh no, nawawala-wala sila. Pero in terms of damage, halos wala pang damage yung pitong natitira. Especially yung shot na yon mula sa AWM, nanggaling pa all the way from spawn, by the way. 3v2 scenario at mukhang nakapag-plant sila ng bomba dito. Dalawa magagaling from spawn side. Tignan natin kung paano nila matitake advantage itong magiging scenario nila. Flashes coming in, pati yung nade sumakto pa sa harapan ni Jekban dito. But not enough damage to actually kill him off. If ever kaya pa ba na itong tatlo tanggol na kapit sa isa 2v2. Ellison buwabawi na Ellison! With a one tap to the head, it will destroy Herbie Gaming team right on that corner. And ngayon, Goon Gaming. One point na nga sana. Actually, kitang-kita ko si ano eh. Si Ellison eh. I mean, yan nga nakuha nila yung om kill. And after that, kung lubos yung kalaban niya, nag-antay pa siya ng half a second para makarecover for him to get that head on a one tap. At buti na talaga nag-connect. Uy. Nice one. Nakita ni Nomad yun na may tao dyan at mukhang naanguluhan niya pa. The trade comes in though mula kay Jason to secure that one trade. Ang kaso nga lang, meron ding nakuhang kill mula sa mid at nasagot din yun agad-agad. York, buhay na buhay pa with 1 HP remaining. Isang ihit na lang, ika nga. Pero yung dalawang player dito na nakipagbakbakan, Jason to finally pinch down one at matitira na lang si Yosho at York. Si Yosho, all alone. 1v3 on a retake. York, mawawala pa. Yun nga, si Yosho nandito dito mag-isa. But let's see if ever kayang-kaya pa ba niya. Pero yun nga ang problema. Nag-rotate pa siya. Tatlo yung mga katapat niya. Yung triangle formation dito ng mga kalaban niya. Kompletong-kompleto na. Yung nade pa nandyan. Magkoconnect ba? Okay, wala naman ata. Pero si Yosho, dapat yung first swing mo, dapat makapatay ka na. Bawi ka na lang next round, boss. Oh, empty. Yan ang sabi ng kanyang teammates dito. Nice try na lang, ika nga. 2-0 mula sa side ng Goon Gaming. And dito mo na makikita no, na kahit sinabi nating more on the default play, yung setup nila, it's still a little bit faster comparing dun sa second series. At least dito nga sa side ng Goon Gaming, ito na yung aggression na pinapakita nila. They have the momentum already. They're really trying to rack up para mas mahirapan pa ang Herbie Gaming team sa mga susunod nilang laban. And for Goon Gaming though, paano pa nila mas mapapalakas pa itong momentum they are building? But si Tanggol, denying Ellison. Bata talaga ang ginagawa nila. Jam sa kabawi pa ng isa. 1-to-1 trade lang daw ang sabi nila. So ibig sabihin nun, yung mga on players natin wala na. Jeffrax getting tagged. They know it already na for side of Herbie Gaming, handa sila sa aggression na gagawin nga ng Goon ngayon. Speaking of aggression though, nag-peek out si Jeffrax dito. White swing ang ginawa niya and no trades at all na mga galing dyan. Flash settling in. Walang follow-up so far. Kanya-kanyang ambahan dito sa Yosho already getting one as well. Pero mapipinch down din siya agad-agad habang si Jekba na lang ang nag-iisang natitira para hawakan tong post plant to at dalawa ang makakatapat niya agad-agad. Nomad to get the kill and finally nahanap nila yung unang puntos na hinahanap nila. And yun na nga, finally, for the side of Herbie Gaming team, it took them 2 rounds. Well, at least, mabilis sa pagbawi na rin talaga na pinapakita nga dito ng Goon Gaming, Herbie Gaming team. Pero right at that moment, lalong-lalo na dito sa side nga ng Goon Gaming, it's just in terms of aggression, nauhuli nila dito isa't isa eh. Pero talagang in terms of tanggol, nauhuli din niya agad si Ellison. Sniper battle, ika nga, diba? At mukhang sa past 3 rounds na yon is si Tanggol ang nakakakuha ng mga kills na yan. But Ellison definitely popped off during round number 1 pa lang kanina. Unfortunately, parang nawala yung spark na yon dahil nahahanap at nahahanap siya ng Herbie Gaming team. As York settles the deal with him, we are left with a 5v4. Medyo mahirap to, Bessie. Pero pagdating nga dito, andito na si Jams. Just trying to live up. Para makapatay siya ng isa. 3 versus 4. Jeffrax with a C4.
Jack Ban, mawawala din siya. Actually, ito na yung oras para makabawi na yung Herbie Gaming team. Kasi yung last time na nagkita nga sila, 2-0 yung score ng Gaon Gaming versus Herbie Gaming team. So, kumbaga, we're not still unsure kung talagang same roster ba. Pero in terms of organization, in terms of team, yun yung dati nating istorya. Pero 1 versus 2 already, Jeprax is there. So, Yosho is Lobes. Dito nila mababago yung history, ika nga. Ma, ang tanong, makukuha ba nila? Mukhang hindi for this round dahil magiging 2-2 yung scoreline at nahanap nila si Jeprax dito quite easily as well. Position-wise at rotation, ang puhunan sa mga mapa na kagaya nitong Angkara. Ikaw, Bes, wala pa tayong predictions dito. Oo nga, no? Herbie. Herbie ka? Oo, ikaw. Ano, sa kabila. Yan. Makta. Kala. Sabay siya ako pa. sa Gaon Gaming ako. Gaon Gaming though, yung two rounds na initially, lamang na lamang sila, nawala yun for now at mukhang iniikutan nila dito si Jack Ban. Pinipressure nilang umalis sa spot niya. Ang daming mga nades na lumilipad dito. But nonetheless, there's still no kills. Sagot nila ay smoke off muna. And damage muna tumama nga dito kay NL. Pero pwede pa naman sila mag-rotate dito though. I mean, damage has been dead already. Pero despite of them having all these damage nga nakukuha nila sa Gaon Gaming, is kayang-kaya pa naman nila nakabawi. Ilang beses natin yan nakita, Besi, na kahit sobrang low ka na, is kayang-kaya pa. And for me, talagang slow approach, Bes! Like we assume. Naka-open time sila. Oo, madaming pambariya, ika nga, para masagot yan. Walang problema. And with this kind of slow pace play, Gaon Gaming, nahanap nila yung first pick-off nila. And that's towards York. And alam naman natin, napaka-low HP na rin dito ni NL. Ang kagandaan is at least siya yung sniper, so long range yung kanyang mga duels dito kung sakasakali man. Same goes for Jams na piso peligro. Uy! 1-to-1 trade lang ginagawa nila pero Jason nakabawi pa dito. Alam mo yung bisipin NL? Ano? No lose. Yeah. They're not gonna lose tonight. At babawi sila. And ito na. Si Nomad, hindi marunong magalit yan. Oh, Nomad nga eh. Diba? Oo. Saka seryoso sila. Si Seyosho eh. Yung flash nice niya bumalik flash dito. Pero please, baka all part of the plan yun para kay Jason. Sa taas, nandun na si Jack Ban. Yung trade nandito na rin mula kina Jason at Ellison na makukuha yung round para sa side ng Gaon Gaming. 3-2. Calculated! Yung... Omsim! Yung flash na yun. Kumbaga, it's a prank lang daw yun, Bes. Pero ngayon, sa side ng Gaon Gaming, paano bang switch up ng movements yung gagawin nila. But for the side of Herbie Gaming team though, I mean, they have the verticality already ginagawa nga ng dalawang teams. Tumama ata yung nade dito, pero meron pa pangalawa. But the damage has been dealt. Jeprax and Jams getting tagged. But for Herbie Gaming team, kailangan nila ditong kumalma. Pero, dalawa naman ata sila. Si Yosho, sino ba dito ang pwedeng maging holder, which is si NL naman talaga ang nag-anchor with a 3. That's a good hold. Talaga pinapakita nga niya. Nice anchoring ng NL. Gandang trade as well, pero mula sa likod, dito manggagaling ang iba mga player. Ellison, quick shot, quick kill para sa kanya. Jason on the other hand, bubabawi din ang pagbangon ng API. Dalawa laban sa dalawa. At NL with very low HP, trying to hold the C4 control as well. Ayan nilang hayaan na mapulo to basta-basta lang as Jason goes down. Si Ellison na lang ang natitira. Isang bench, isa ring nandyan sa harapan niya at alam niya yun. Grabe yung pagpipik dito ng Herbie Gaming team. It's like they know it already kung nasan ba. They know yung last position nga ng Gaon Gaming, so might as well push that instead. But for Herbie Gaming team, they need to switch up the pacing. Kailangan maglaro ang Gaon Gaming sa pacing ng Herbie Gaming team. Not the other way around if ever they really want to win. Kailangan Gaon Gaming ang mag-adjust, hindi ang Herbie. Pareha silang gaming. Oo nga, nagkaroon ito eh. Gaming. Grabe ka naman, Taylor Gaming. Never kong na-try yun, pero mukhang sila ay tatry na nilang pumasok.
sa loob ng A-side. Up top, eh naka-ready na at mukhang ready rin mag-retake agad-agad ang iba sa mga player dito ng HG. Flashes coming in and yung sniper ni Ellison nakaabang when it comes to the lurk dahil dalawa ang meron dyan. A possibility towards vents as well. Nandun sila. Triangle formation to para sa retake. Tignan natin kung makukuha nila. Creeper is still ready. No one will bawi. Patanggol. Nakabawi siya ng isa. 1-1. 1-1 rather. Ellison ang tanggol. Nagaharap. Pero Ellison muna makakakuha ng kill. 4-3. Retake denied by GG. 4-3 indeed. At napakadikit ng laban mula dito sa dalawang teams natin. Knowing as well na last slot papunta sa ating qualifier or group stage ang pinaglalabanan nila dito. Tanggol. Same positioning as Ellison as well at baka magkasilipan sila dito anytime soon. Tignan natin, baka magkakuliti yan. Bes, delikado yan. Silit na silit. Oo, kumusin, kumalma ka, boss. Pero yun na nga. Ubus oras, 2 minuto. Medyo matagal pa to, mamaya pa to mapasok guys. Pwede muna kayong uminom. So, magsaing muna kayo, maglaba kayo. Oh, 9:30 na, di ba? Uy, Monday bukas! Happy Monday. Yeah. Happy Monday. Happy day off. Oh, day off! Para sa mga esports caster. Pag talent ka, pag Monday, masarap ang buhay mo. Wala kang gagawin. Pero, dito nga sa mga players ng Herbie Gaming Team, Gone Gaming, bago sila magpahinga, kailangan muna nila dito magtrabaho at bumomba. Which is yun yung gagawin nila. Bobomba. Didiskarte muna sila dito, Beshi. Diploma. Crossfire muna tayo. Jams. Makakahanap na nga ng unang punto. At si Nomad ang nawala. Ay, nako po. Kung napapansin mo yung mga players dito ng Gone Gaming, talagang lahat sila sobrang layo pa. Pero ngayon, magkalapit na ata sila kasi yung mga players ng Gone Gaming nasa harapan nila yung mga kalaban nila. Herbie Gaming Team is on a hunt already. But GG, let's see if ever makakapag-plant na sila yung bomba! Sinaron ni Jeprax, Diyos ko! Wala siyang nagawa doon, men! Tinanggap niya na lang eh. Kung hindi natanggapin, Sunday naman ngayon, di ba? It is what it is, sabi niya, men! Makatay, mamatay! Oh, RNG! Pag oras ko na, oras ko na! Ganun lang yun! Tanggap na niya! Jack Ban, no? Mag-isa. 1-2, bahala na si Batman! Ito na, nakita yung dalawa, pero si Yosho muna makakakuha. Ano score? 4-4. Considering na low HP pa yung dalawang players doon, they just played on the trades at bumalik sila sa tie-up scoreline na 4-4. 4-4 real. Yan. Alam mo kung ako sa inyo, kointos na lang. Heads or tails ang labanan dito. Heads or tails na lang, boss. Ganoon na lang, no? Tapos walang ano. Wala sama, yun. Wala sama ng loob. Mantay eh. Oh, ganun na lang. Pero ayun. Sa Gone Gaming, kung napapansin mo, hindi sila magkakalapit. Kumbaga na, scatter sila. Paldo. Paldo mga tropa natin dito. Paldo. Nakascatter sila, boss. Kasi magkakalayo ka talaga positioning nila. Pero Jeffra, sa kabawi pa. Tignan natin kung kaya baba. Kasi Jason dire-diretso na mga tropa dun sa taas. 3 versus 3. Jackman may hawak nga dito ng C4. Ellison biglang nawala. Ni Nomad with a 2K. Dwarf and Tanggol lang natira. Jackman with a kill. Siya ang natira. 1-1. 1v1 with a great one, mga tropa. 1v1 it is. Vents, yan ang gusto kawakan. Dwarf, sakto yung timing niya. Doon sa magiging rotation sana, papuntang A connector ni Jackman. And dahil dyan, HG, sila ang makakakuha ng kalabangan dito sa first half na nakita nga natin. And yung takbo ni Nomad doon, iniisip niya siguro, bakit hindi ako nakakaakyat? Yun nga. Mas katrapan niya na yung kalaban. Yun nga, meron palang tao doon. Shoutouts nga po pala sa mga nanonood dito, lalong-lalo na kay Luis Sebastiana din dito na nanonood ngayon. Uy. Oh, natamaan ata si Ellison. Ang sakit. Diyos ko, ang sakit nun, men! Pero hindi men, na pa oras. Oh, hindi mo pa oras, men. Kumbaga, pag hindi mo pa oras, hindi mo talaga. Hindi mo pa oras. Mga masamang damo talaga, ganun eh. Kumbaga, hayaan mo na ang fate. Yun na yung bahala sa'yo, tropa. RNG lang talaga. Ay, shoutout simple na kay, ano, kay Mr. Rainier Padlan, tsaka kay Mr. Lance. Yeah. Laging nanonood yan.
Oh, literal na nanonood sila, sila yung prod natin ngayon eh. Oh, kay Dayan, yan. Yan, na intern. Na shoutouts kayo po pula sa inyo. Sana marinig namin yung boses nyo. Pero ayun na nga, sa side naman ngayon ng Gaon Gaming, syempre, talagang kailangan nga nila makabawi dito. Kasi yung Herbie Gaming Team gigil na gigil na. Kasi nga, if ever pumasok sila, dire-diretso na, lamang naman sila, di ba? So why not push in? Pero trip med control, yan ang himalayan nila dito. Dalawa naman ang mga amba pagdating sa inside, pero on to spot. Hindi nila ka-react si Jack Ban. Nakadalawa pa si Nomad dito. Gawin na nating Nomad 2 dahil yun lang ang makukuha niya. Zeprax shuts him down. 3v3 scenario ngayon. This Om doesn't hit for the first one, pero itong setup na to para sa plant nila when it comes to the C4. Sa nakabantay pagdating sa lurk, habang yung iba naman on to spot. Huling-huli sa acto si Ellison mula sa taas, at Jason na lang ang natitira. Diyos ko, na baril yung tuhod ni Ellison. Mamaya iika-ika na to, pero York naman talaga makakuha ngayon. 6-4 already, and now Herbie Gaming Team yung talaga pinakakailangan nila just to outnumber Gaon Gaming. Napapalayo pa yung gap ng score nila, pero meron pa pala ako na miss, Bessie. Ano yun? Si Jai. Shoutouts nga po pala kay Jai. Si Mac, ayan. Shoutouts nga po pala kay Mac. Mac, pag tinatawag mo, Mac-Mac pag galit na. At saka si Miss Carmela. Ayan. Dami nanonood ah. Si Carmela na hindi na lumaki. Ayan, shoutouts nga po pala sa inyo. Ano na lang, munchkin, ika nga. Oh, wala siyang magagawa doon, man. Wala siyang bawi dito sa stream natin. Kawawa naman. Pero double-digit scores, eh, makikita mo na agad sa parehas na teams dito. At sina NL, York, Nomad, sila so far ang mga talagang bombero, firefighter. Ah, iba talaga. Somebody call 911 na, boss. Fire burning on the dance floor. Pero on to the side nga dito ng Herbie Gaming Team, lahat sila nagbabantay lang. Gaon Gaming as well. Oops! Time purse muna. Ceasefire. Oh, peace fire muna tayo. Peace talks. Ambahan Gaming it is. At dito sa tunnels, sa bypass, eh, nag-aabang lang si Kuya mo Jason sa dulo. Wala akong kapalitin ni Jason. Derulo eh. Ngayon, sa dulo lang. Oo. Jason, sa dulo. Sa dulo. Pinoy siya eh, di ba? Sim. Eto na, gising na ang The Mods. Eto na. Yun talaga eh. Pag game na talaga, pag we're feeling it, kung ano-ano yung mga sinasabi namin eh. Ay, meron nga pala tayo mga Southern friends sa mga nanonood. Shoutouts nga po pala sa iyo. Ano kalaban? Boss, bawasan mo yung kape. Oo, naparami yung kape dito. Bakit walang reaction? Yun ang tanong ko. Pero Ellison, dito natin makukuha ang unang reaction at unang kill, habang si Jason sa dulo ay nakakuha din ng isa. And that's towards NL, no lose. Grabe naman talaga si Jason, nakatukoy na lahat talaga nakita na. Patay na, patay na. Jackpot mo, bawi pa dito. Pero si Jeff has been talaga makakuha with the score nga ng Gaon Gaming ngayon. 6-5 na at least. They're really trying to equalize everything para makabawi nga sila. And for Gaon Gaming, they don't wanna lose two times in a row. Exactly. They don't want that to happen for the side of Herbie Gaming as well. Because if ever mangyari yun, I mean for Herbie Gaming Team, ilang beses na nga rin talaga sila bumabawi dito na makapasok nga sa Masters. Pero, lagi may pingil. Lang talaga. Yun nga, merong stopper ng show. And yun yung kailangan nilang matawid. And once matawid nila yan, then it's a spot towards our regular season, right? So, it's a very important series that they are playing right now. Lalo na ganito pakadikit yung labanan. At si Jack Van Nomad, naglaban-laban na. It's a 2-1 trade in favor, of course, of Gaon Gaming. 3 versus 4 already. Jason sa dulo, super low on HP. Pero saan pa talaga sila? Saan pa talaga sila pupunta dito? They can actually go there in B, which is yung mga players naman dito ng Herbie Gaming Team, papunta naman dyan. Oh, perfect positioning by Gaon Gaming. Actually, they can spot and they can catch these players off guard, pero doon pa talaga sila pupunta. Jason will catch one. It's all up to NL. If ever na-clutch ni NL to, mamimigay si Eliza Taylor ng E-Coin. E-Coin dahil isa lang. Jumps on the other hand. Eh, mahanap niya yung kill. Sayang guys, may E-Coin na sana kayo, pero naging bato pa. 6-3
6-6, pantay na pantay ang labanan ng dalawang teams na to. At grabe rin ang Gaon Gaming makabawi. Yung 2-round advantage na yon, tuluyan na wala. Sobrang close yung game. Sana mag-OT, no? OT, tas game 3. Yan. Per game. Pwede. Wala naman ata silang gig ngayong araw. Itong si Jason sa dulo, tsaka si Ellison Shore. Wala silang gig. Chill lang sila. CF-CF lang. Kinlear nila yung calendars nila para dito. Para dito sa Masters. Pag talo, edi Masters show may na lang muna. Oh, wala talaga, best. Ako, nag-iisip ako eh. Nag-iisip ako na pwede kong i-report. Wala akong masabi. Pero eto na. Tinan mo si Tanggol. Wala siyang shooting ngayon, di ba? Wala siyang shooting ngayon. Oh. Di ba, tapos na ba yung Victor Magtanggol na yun? Wala kasi kaming TV, guys. Series ba yun? Hindi ko alam eh. Movie. To, ano yun? Series yun. Hindi ko alam, boss. Coco Melon na kasi pinapanood ko eh. Yung Provinciano nga, tapos na. Ito, hindi pa eh. Oo. Oh. Nauna pa matapos yung Provinciano dito sa game na to eh. Pero pagdating nga dito kay Herbie Gaming Team tsaka Gaon Gaming, lahat sila talagang kalmado lang. Pag nagpakita sila, talagang GG talaga eh. Pero yun na nga, si Jam sa kakita nga na isa si Tanggol, biglang nawala kasi tapos na daw yung show niya. 5v4 it is. Daming flashes ang naririnig natin all across the boards here of the map. Pero on the other side of it, mid control ang nais nila. Lahat nasa spawn actually, maliban dito kay NL na naglurk nga. Nasa kanya yung C4 or nasa side actually na inaabangan ng Gaon Gaming ngayon. At kailangan nilang pulutin yan pero napapalitutan sila. Yun ang problema nga nila sa Yosho. Will catch one already. Pero nga na Jack Ban, medyo malayo pa. One tap to the head. Tatama ba? Pero meron talagang manag-follow-up nga dito. Kung hindi tumatama, baril ko! Sige, boom! Ba talaga na sa'yo? Pero ang problema, buhay pa rin siya. Diyos ko, malayo na mga tropa! Hanggang ngayon, buhay pa siya! Di kinaya ng ilan sa mga nades at hindi nag-connect yung iba to really close off yung kills na yun. 6-7, parang yung armor niya, 200. Diyos ko! Ibang klase. Sobrang dikit nung laban dito. At, sobra. Talagang feeling ko. Salitan lang eh. Feeling ko Herbie Gaming Team nanalo sa round na to eh. Ano talaga? Sabi sa inyo, mag-coin toss na lang kayo eh. Coin toss na lang. At ganun kadikit din naman. Oh. Ang laruan dito. Kanina may 2-round advantage na pero nawala agad dahil humahabol nga ang Gaon Gaming pagdating dito sa mapa na to. Tandaan nyo, si Tanggol at si Coco Maratin mag-isa. Ay, hindi mag-isa. I mean... Iisa. Ay, iisa. Rather, sorry. May Tagalog is not Tagaloging right now. But at least, Herbie Gaming Team knows what's up. They know where to push. They know where to attack. They know where to strike. And I think it's gonna be mid-take lang muna. But for Gaon Gaming, all they need to do is wait. Itong... patience play nung ginagawa ng two teams natin. Talagang lahat sila sobrang sobrang patient talaga eh. They're not letting their intrusive thoughts na talagang manalo dito. If ever they can wait, they will. Kaya naman pala ang daming I love you ba sa comment section. Sensyoso naman pala yung mga player natin. Pero si seryoso pumapasok sa loob ng side kasi nawala siya ng isang iglap. Pati na rin yung apat na miyembro dito ng Herbie Gaming Team. Pero nilalaban pa rin ni Tanggol. Siya na ang bahala sa pagtatanggol pagdating sa round na to. Pero Ellison, siya pa rin ang makakakuha ng final blow. 8-6. We really thought it's gonna be Herbie Gaming Team for us to close to 7-7 scoreline, but it's gonna be Gaon Gaming winning that round to a 6-8 scoreline. 6-8. Okay, so one more point for the side of Gaon Gaming, and they're gonna get that match point for this map. Pero we're gonna get to see later on ulit yung ating map draft, map picks and bans, kung sino ba talaga nga yung pumili nitong mapa na to. Pero pagdating naman dito sa Herbie Gaming Team, talagang kailangan nga nila makabawi if ever they really wanna close this map on a win. I mean, open pa naman yung thought, makakita nga tayo ng OT, di ba? I mean, sino ba naman yung may ayaw niyan? Pero, meron tayo nakuha ang confirmation that Herbie Gaming Team chose this map. So, if ever na matalo sila dito, baka makakita na naman tayo dito ng map tick diff. Pwede, no? I mean, it happened a while ago and it can happen again, sabi nga natin. For now,
on gaming, they wanna try and hold sides here. Kung makikita mo, lurked up na yung dalawang players sa GR side dito sa pwestuhan ng mga natitirang players from Herbie Gaming right now. And kapag pumasok sila, maiipit sila. Ang kaso, mapapanalo ba nila? On behind them is gonna be Deprax nga na makakuha ng dalawang kill. Jason as well na makakadalawa pa. At isa na lang ang naiiwan, yung lurk pa. Noon nakita natin yung 6-7 score, talagang nag-steamroll na talaga ang Gaon Gaming dito, na nag-snowball na sila papuntang pagkapanalo. Ang problema, si York na lang dito ang natitira, apat pa ang kalaban niya. Napakihirap nga nito kasi apat pa muna kailangan makakasalamuha. At nasa ba yung C4, Diyos ko, nasa side ng Gaon Gaming, and you need to take down itong apat na nagbabantay sa'yo. Lahat sila nakatingin na sa inyo at smoke lang yung kakampi mo, pero pagkasilip mo, Diyos ko, wala ka pang makita. Kasi totoo nga pala ang balita, bago ka mamatay, puti muna ang pwede mong makita. Pero Ellison, getting that kill, Gaon Gaming GG. It's on a match point already. Isa na lang ang kailangan nila pagdating dito sa mapa na to. At mukhang mako-close nila itong magiging first game natin. Gandang rotation. Gaya nga nasabi ko kanina, it sometimes depends on how you rotate here. At napakagandang shot mula kay Ellison to get that first pick. Walang smokes to cover them at all as well. And this is such an open angle for him to take still. At si Jason na nakaisa pa, dalawa na yung nabura pagdating sa side ng Herbie Gaming. Oh no, napakahirap ka nito. Kailangan nga makabawi dito ang HG para mapuno tayo sa OT. Pero mukhang ayaw na ata mangyari yan ng GG. Pero ito ang problema. Ang pumili nito is HG. So if ever next map, GG ang pumili ng mapa na yun. At para sila makakabawi ngayon kasi nga si Tanggol na lang dito ang natitira. Para sabi ni Jason, wala na. 6-10 already and Gaon Gaming with that sweet victory. First map ay mapupunta nga sa kanila and this is a best of three. So may chance pang makabalik dito ang HG, ang Herbie Gaming nga as a team. And knowing as well na kanina may map pickers tayong nakita, malaki pa rin yung possibility pagdating dito sa ating magiging last or last few games, ika nga. Sila lang makapag-dictate yan. But nonetheless, such a good rotation coming in sa Gaon Gaming, especially doon sa GR side nila. It was very obvious na medyo nahihirapan yung blacklist natin na makapasok at makahanap talaga ng spasyo. Yeah, it's like hindi nila nahanap yung butas on how can they actually break the code para nga manalo nga sila dito. But right now, dito sa ating highlights, pakita ulit natin kung paano rin ba namayagpag ang HG and GG dito. Dami kasi sa totoo lang, no, bes, mga shots ni Tanggol dun sa taas. Close yung game eh. Pero pagdating sa dulo, hindi na nakabawi ang HG. Nasa dulo, parang si Jason, di ba? Oh. Yung nangyari nga dito. And especially yung change ng pacing dun sa latter part nung ating mga rounds, nung mga yung rounds nga na nakita natin dun. GG was able to really lurk around the entirety. I think sa mid ata sila nanggaling dun from that kind of positioning na dito sila manggagaling kung saan nakasilip ngayon si Ellison. So, kung may ipit ka ng ganon, you just have to check each and every corner. Nakuha man nila yung B-side, yes, pero yeah, meron pang tao sa likod na nag-aantay, especially coming in from hotel. So in terms of positioning, sobrang perfectly placed yung mga dalawang teams nga dito. They know kung saan ba sila sisilip. They know kung saan ba sila magko-commit ng site if ever. And in terms of rotation, solid rotation din naman yung pinapakita nga dito ng HG. Pero madali lang din talaga maka-pick up at maka-follow up dito ang mga players nga ng Gaon Gaming. Hindi na nila pinag-antay na talaga makapasok ba dito ang HG sa loob ng site. In terms naman of them trying to stay alive and for them to defuse itong C4 nga na dala-dala ng HG, nakukuha pa rin nila to. So kahit anong klaseng situation, nasusulusunan nila. And now we jump in dito agad sa second map natin, which is Compound. A very, very tight map to encounter and really push on to. Kaya naman makikita mo at mapapansin mo yung dalawang players dito ng Herbie Gaming ay kumukuha na ng malalim na space para sa kanila. And on to the side nga ng Herbie Gaming team, kailangan nila makabawi dito first to see a game number 3 later on.
But Gone Gaming, ito ah. For her Ibiza na to lang, I mean, yes, ilang beses nga rin sila nagtatry din na makapasok nga sa ating regular season. But no avail. For no avail, talaga hindi pa rin talaga nangyayari yun. And we're really hoping for the best for them though. But for the side of Gone Gaming, gusto ata talaga nilang bumalik mga tropa. Gone Gaming mukhang papasok na at andyan si NL para mapigilan nila ang aggression ng GG ngayon. Patience play pa rin para sa ating blacklist side na makapasok na dito. Subukan pa rin nila makaharap ng space pero flash ang makakasalubong nila. And si York at NL pinapaulanan sila ng bala dito. Sinama na rin si Nomad at si Jeff Van na lurker nga natin. E mawawala na din ng ganun-ganun lang sa isang iglap. That is Kirby Gaming Team, ang pagbangon ng api, Bessie, babawi na siya. I mean, yes, kanina nagkakaroon na sila ng problema, pero right at this moment, right at this map, talaga map pick curse talaga ang pwede natin maipakita. Pero hold that thought, first round pa lang naman to, di ba? And let's see if ever, kung paano ba makaka-recover at makakapag-adjust ng GG ngayon. Same space taking para sa Kirby Gaming Team for now, at baka posibleng makita nila si Jack Van dyan kung saka-sakali man. On the other part though, makikita mo apat na ang nagsastack na sumusubok kontrolin yung left side of the map here. And for other players mula sa Kirby Gaming Team, tiis pogi lang, antayan portion lang. Hindi sila dito, hindi sila kailangan na magpakita agad. All you need to do is wait. Itong patience play na talaga na ginagawa nga nila, sobrang nagpipay off na. And on to the side of Gone Gaming, at least slow push ulit. Pero Jack Van, you catch one. Good opening already. Jack Van, half HP man, pero nahanap niya yung kill na gusto niya makuha doon. At si Tanggol quickly trades that back. Instead, magiging 2-1 trade bang scenario dito as Gone Gaming. Isa lang na wala para sa kanila. Pero sa Kirby Gaming Team, tatlo ang kailangan lang mag-hold ng site dito. Isang mid, isang A, isang B. Yan ang puhunan nila. Just knowing the info is already a lot for them to try and control. 57 seconds para makapag-plant sila dito ng bomba. Rotation, pagdating sa mid, nakikita na rin natin. Pero yung tatlo talagang nag-aantay lang. Dalawa na ang nakastack at isa lang ang nasa mid na nag-aantay. At ikaw yun. At ako yun, nasa mid mga tropa. Pero ang importante, ang importante ang Gone Gaming dito. Talagang ubos oras na talagang pinapakita na kahit labang sila do, yung amount of respect that they're giving for sa Kirby Gaming Team, talagang hindi talaga sila nagpo-push in dito. Pero nakita na nga yung isa, nagkakatinginan na, nagkakapitasan na, Ellison nakapitas pa ng isa on a 4v2 already. And for the side of Ellison, talaga napakihirap nga nito kasi maganda yung positioning nila and they know kung if ever ba na may ipapasok na dito sa side na to. Pero at the end of the day, andito na yung bomba na na-plant na rin nila. Pero no matter, no soul ready, mayroon tao nga sa may harapan nila. NL again, with an adjustment, with a follow-up on to Ellison. 2 versus 3, winnable for Kirby Gaming Team. Pero medyo mahirap to kasi yung kalaban nila nasa harapan na. Spray and play, no more will catch one. Jackman is low, pero nasan pa siya. Kailangan na rin magandang follow-up nga dito. Pero si Robin, nakikita nga ng mga kalaban nila. Pero spray and play, kaya NL will get that kill. Jackman is all alone on a 1v1. Pero NL pa rin talaga ang mananalo doon. 2-0 already. Hindi niya mahanap enough time for him to defuse that bomb. Walang problema. May defuse kit naman si Idol. Kaya naman si NL, they successfully take or retake that site kahit na may man disadvantage sila. Medyo natagalan na hindi insta-rush mula doon sa dalawang players. Pero dahil doon, na-isolate nila yung fights instead. And lalo na doon sa 1v1 sa dulo, it's just a matter of time kung sino yung makakahanap talaga nung kill na yan. And mukhang napunta sa Kirby Gaming Team yung swerte pagdating doon. Ngayon, it's another round that Gaon Gaming has to come back from. And all you need to do is wait for the perfect opportunity nga para nga talagang i-take niyo yung fights na to. Kasi okay naman talaga yung positioning nga ni Ellison nga kanina eh. I mean, yes, nakaka-pick off nga siya. Once again, that's a 4v2. Pero kuhang-kuri pa rin ito ng Kirby Gaming Team isa-isa. And that is NL with a pick off, with a kill onto Jams. And game number 3, malay mo, talagang mangyari pa. Pero on the approach nga na pinapakita nga dito ng Kirby Gaming Team, yung talaga yung gusto nilang manalo. Ay, yun talaga yung gusto nilang gawin, rather. Nomad, sa harapan lang at nag-aabang lang ang mga players dito.
ng HG for now, pero apat na stock ang posible nilang makita. Si Tanggol at si Yosho, nakaabang na pagdating sa crossbar setup nila. And they get cleared out here, pero one-to-one trade lang muna yan. Habang nag-aantay, nasa gilid, si Tanggol, isa lang din ang makukuha niya. Quickly traded again by Jeprax, and we are down to a 3v2. Paano nila gagawin to? Tatlo pa yung natitira nga sa Herbie Gaming team, pero paano approach ang gagawin nila Ellison ngayon? You have the opportunity already, pero nga problema na babawasan ka. No man will get that kill. 3 first 1, Jeprax all alone. He is low, 50 seconds in. May flashbang pa, tatama ba? At yun na nga, York will get that kill. 3-0, hindi pa nakakascore ang goal na kahit isa. Nakakita na tayo ng ganito, yung insta 3-0, tapos isang magandang adjustment mula doon sa kalaban na team, which is Gaon Gaming in this scenario. At baka pwede pa nilang mabalikan to, knowing as well na when it comes to this map, it's a lot of GR-sided kind of positioning na nakikita natin na talagang choke point yung daanan ko. Saan ba sila papasok dito? At mukhang ito na ata, napakadaming utility sa talagang umuulan sa side nito, sa mapa na to. But Jason, take down one. Pero the follow-up of Tanggol, might as well get a 3K. Pero sabi ni Ellison, hindi na. 3 versus 3, York. Let's see if ever makakaisa pa ba siya. Pero pagdating naman dito, Jack Ban will fall down. Wow, 4-0 na Herbie Gaming team. Maganda ang pagbawi ng api dito, Bessie. Ganda rin ng utility play to force out yung location ng mga players at the same time using the upper ground advantage dun sa railing para lang talaga magkaroon ng angulo towards where the last player was hiding, definitely. And we are now onto a 4-0. Gaya nga na sabi mo, Bessie, malinis pa so far para sa Herbie Gaming team. Parang nahirapan pa makahanap ng solusyon ng Gaon Gaming dito. Snipe towards mid, control pagdating sa mid. Yan muna ang gusto nilang kuhanin. Pero nakaabang yung bait and switch ng dalawang players mula sa HD. Si Nomad, wala na. At si NL, na low pa. NL, let's see if everyone makakabay pa nga siya. Pero pagdating naman dito sa Gaon Gaming do, at least lahat sila kompleto pa. Bawas dito si Jason, pero Jeprax muna makakakuha ng isa. Meanwhile, dahil sa swing already, trade off sana. Pero sabi ni NL, hindi na. Buhay pa siya nun. Tatlo yung nakita na sa harapan niya, pero nabuhay pa siya. Pero dito naman ngayon, sa side nga na pinupuntahan niya. Pero let's see kung kaya pa. Tanggol, 1-to-1 trade. Pero NL will fall down. Piso lang daw, pwede na. Si Yosho. Sweryoso siya na kailangan niyang maipanalo to. 30 seconds para makahanap, pero dalawang nawala. It's now a 2v1 at baka maklutch pa, kaya outskirts ang laruan dito ng dalawang natitira mula sa Gaon Gaming. Gusto na lang nilang ipitin habang hinahanap sila, and the pistol connects towards si Yosho, and still Gaon Gaming finally nahanap na nila yung first round na gusto nila. And I think the best reaction dun sa nakita natin kanina is sa 3v1 na yon, wala siyang napitas. Pistol na lang daw pwede na. Ayun nga, I mean, pistol na lang daw okay na. Well, if ever ompa, mali mo, hindi pa to mama, at least yun, pwedeng-pwede na talaga. So, for the side of Gaon Gaming, I mean, 4 straight rounds for them to do a 5-4 or probably Herbie Gaming team just to steamroll themselves na talagang mapalakas pa yung kanilang progression para mapahirapan pa dito ang Gaon Gaming for them to get the comeback that they need to do. And once again, I mean, for Gaon Gaming, yung pressure kasi wala sa kanila eh. Nasa Herbie Gaming team eh. I mean, yes, they've won that first map, so they have the chance for them to see a game number 3 later on. Pero for sure, if ever you're on the side of Gaon Gaming, you know, parang ayaw mo na. Ayaw mo na mangyari yun. Tapusin mo na. Kaantay lang yung GR side dito kung kailan i-entry ang mga players ng Gaon Gaming. Simulan with the flash. Pero smoked off pa sila so far. Naantay lang nila mag-dissipate yan. At once na mangyari yon, posible tayo makakita ng magandang setup going and pushing forward. Oops. Slow approach. Ang ginagawa lang nila. Nagsisilipad lang. Tamang jiggle peek lang. Ang ginagawa nga ni Tropa. Pero ito na, papasok na. Tara na, game na. And we'll catch one Jason with a quick follow-up right now. Pero meron pa tao sa taas, which is si York. 3 versus 3. Mga players dito lang Gaon Gaming is super low na. Pero meron pa tao sa likod. And that is Ellison with a 2K. York and si Yosho. Ang natira. Jiggle peek. Up. Not gonna catch these players. Pero in terms of HP, lamang pa ang Gaon.
Mid? Uy, York, nakita niya si Ellison dito. Hindi tumama yung first AWM shot. 35 seconds post-plant position na sila dito. And Ellison, alam niya na kailangan niya lang mag-reposition dito dahil alam na alam nila kung saan manggagaling yung last remaining player nga. In a 2v1 scenario, parehas-parehas lahat lola. At 1v1 pa ang mapupuntahan natin sina Ellison. Tatapatan niya ba dahil nandun na yung top at wall bang ang makakasalubong niya. Herbie Gaming Team closest things to a 5-1. Papalit-palit pa siya ng barrel sa harapan ng kalaban niya, partida. And with that M4 pick, talagang mas napalakas pa niya yung wallbang capabilities nga niya for him to take down one with a follow-up kill and the defuse as well by Herbie Gaming Team. They really want to prove they're one of the best teams here in the Philippines. And for Gone Gaming though, itong follow-up kills na talaga na ginagawa nila, I mean, nakukuha naman nila eh, pero ang problema, na-outshine sila lagi at namo 1v2 sila lagi ng Herbie. Yun nga eh, nalulugi lang sila dun sa man advantage, ika nga. And that just goes to show how good the trading system here is para sa side ng Herbie Gaming Team. As we jump in, syempre dito sa magiging next round natin, mukhang magkakaroon ng fight when it comes to mid control dahil lahat ay nag-aabang. Pagdating sa window, sumabot na ang isa at si Yosho na wala. Jams, nakadalawa pa. Now 2-2 or rather 2-3 trade dahil isa na lang ang natitira dahil NL solo play para sa kanya laban sa tatlo. On to the side ngayon, NL.03. Ito na ata yung pagbango ng api, Gaon Gaming. Kanina pa sila natalo, pero ngayon babawi na ata sila. NL, sumisilip na. Si Jackman muna ang kanyang makikita with a swing. Jackman getting that kill, 2-5. And open pa naman yung 4-5 score na Gaon Gaming ng talaga makakuha nga ng mga first, I mean, ng mga next two rounds. Pero for Herbie Gaming Team, ayaw nga nilang mangyari yun. As long as kami yung lamang papalayuan lang din namin yung gap na meron kami. Kasi mas kailangan namin yan. Kasi mali mo, mas malakas ang Gaon Gaming sa GR side, di ba? Which is probably true. Dahil napakahirap maging blacklist din dito to try and find a spot na maka-entry ka unless you really got the firepower na kaya mong ubusin yung nagko-control nung crossfire position, lalo na dito sa mga doors and windows na nakikita natin. And yung fight nila kanina sa mid, that's already a start. But this time around, it's a complete different position for Herbie Gaming Team. Walang fights when it comes to mid. So this control is going towards Gaon Gaming so far. And right now, on the side of Gaon Gaming, anong klaseng situation yung pwede lang pasukin nga dito? They have all the information already for them to push in. On the side of Herbie Gaming Team, they know what's up as well. Abang spray and pray lang talaga yung ginagawa nga nila. Pero kanina kasi may tao dyan. So ngayon, preemptive strike lang yun. Kasi malay mo talaga makapatay siya ng isa. Ellison, from afar, nades already with a flash. Diyos ko, pati sila, wala silang nakita dito kahit isa. Jackman and Jams doing the job. And successfully nagawa nga nila yun. York from afar, wala tamahan pa siya ng bomba. Pero mukhang hindi naman ata, but he is super low. One more bullet, it will connect. 3-5, Gaon Gaming is back. Ito exactly yung kailangan nila. As much points as you can get, pagdating sa BL side mo, kunin mo na. At gaya ng sabi mo, di ba, open na open pa para sa kanila yung 5-4 scoreline natin para maging one round disadvantage na lang yung meron dito for Herbie Gaming Team. And with that, syempre, kailangan din nilang mag-adjust dito. Tatlo na yung naghahawak ng mid. At yung dalawa naman, same positioning pa rin simulat sa pool. Nandun pa rin na nag-aantay. At para sa Gaon Gaming, there's lots of nades. Nababato sana. Kaso, na-timingan din nila. The swing coming in mula sa Herbie Gaming Team. Nakapitas na. Lahat sila talaga nagpapakita na. On to the side naman kay Jackman. Sila nga nandito natitira. Pero tatlo pa ang katakakatapat niya. Pero look at that kill na ginawa ngayon nila York. Kuhang-kuha pa rin kahit sobrang liit lang nung katawan na lumabas nga sa kalaban niya. But Herbie Gaming Team, 4 more rounds. Gaon, 7 rounds pa ang kailangan nila though. Pero malay mo, ito na ang pagbangon dito ng Gaon Gaming na makakapitas sa sila at makakabawi na. 6-3 yung score natin when it comes to the first half. Pero syempre, swap na muna tayo ng mga sides natin dito at ang Herbie Gaming Team, sila naman ang kailangan maghanap ng space kung saan sila papasok. It's a 2-2 split. Yung isang player, sinusubukan kong hanapin.
medyo sa mini map na napaka mini. Literal na mini, no? Literal na mini map. 212. Okay lang yan. 212, medyo malayo pa, pero ito na ata yung pagpasok dito ng mga players nga ng Goon Gaming na yun. They have the opportunity for them to pitch in. They have the opportunity for them to stop the aggression nga ng mga kalaban nila. But the question is, how can they make that happen? Lalong-lalo na na Herbie Gaming team. Talagang they have the momentum, pero pagdating dito besi nga pala sa second half, or forgot, talagang reset muna to. Matinding reset, ika nga. At kumbaga, back to talking stage na naman sila. Siyempre, sa playstyles na gusto nilang ilabas dito. A little bit of a damage pagdating kay Seyosho, if I'm not mistaken. But not really enough to get the kill. Yung flash magsasettle in, pero inaararo na yung entrance na to. Jams, mapapa-atras muna siya dahil low na low na siya. Pero mukhang natimbrihan na ang iba sa mga miyembro dito ng Gaon Gaming. Rotations coming in as well mula doon sa iba pang mga players. Pero so far, rotation din ang gustong gawin ng Herbie Gaming. Parehasan din sila ng iniisip ngayon. And with this opportunity already, makakakuha sila ng pagbangon at pagbawi ngayon. Pero dito naman yan sa side nga ng Herbie Gaming Team. Oh no, talagang pwede nga talaga sila makapangos dito. Pero sabi ni Ellison, hindi na, Diyos ko po, tinuhog yung dalawa. Hindi na dalawa, makakatatlo pa ata siya. At yun na nga, men, ginawa niyang barbecue yung dalawang players ng Herbie Gaming Team with the 4K already dito sa game na to. Ang dami niyang mapitas dun sa round na yun. Gaon Gaming getting back into the game. Sabi nga natin, di ba, on the GR side, you have much more capabilities. But look at this, very much pushed in si Ellison. Pero mapapa-atras siya forcefully dahil dun sa flash na yun. Little bit of initiation mula rin sa side ng Herbie Gaming Team. At least mapapa-atras nila. Pero ito na ang susunod na aruruhin nila. The crossfire has been set. But Enel definitely won when it comes to the trades. Ang kaso nga lang, kulang sila ng isang tao. 2v2, gawin mo na yun dahil si Tanggol nakaisa na. Oh no, ito na ata talaga ang pagbago ngayon. Ginagawa nga ng Gaon Gaming. NL mag-isa. Jack pa ng Ellison naman dun sa kabila. A minute 40 seconds in. Lahat sila magkasama lang para maganda talaga yung trade of potential nila. Pero mukhang Ellison at NL ata magpapakita. Pagtalon, wala ata lumalabas dyan. Pero si NL nagbabantay lang dun sa may kanan niya. Pero ngayon, kailangan nga nila makarecover. Pagdating naman dito kay Ellison, alam niya na talagang malay mo, pumunta nga sa kanya. Pero itong reposition na ginagawa nga talaga, yung timing! Great on the timing nga na ginagawa dito ng NL because he knows what's up. Alam niya kung nasa mga kalaban niya, pero hindi maghihiwalay si Jekban at si Ellison ngayon para mas madali yung buhay nila kasi once na ma-isolate ni NL yung dalawang players dito, talagang winnable pa. And with that angle na kuhang-kuha niya, Diyos ko, this is deadly if ever talagang magkita sila. Pero wala siyang idea na nasa kabila pala yung mga kalaban niya. Tropang dikit lang sila. Ayun na nga, yung double swing nandito na. But NL with a double headshot shows them how it's done. At mukhang Herbie Gaming Team, onti na lang, magma-match point na sila. Yun na nga, nakuha pa rin NL yun, isolating the place. Pero yung nade, tumatama muna kay Tanggol. And with Ellison. Position. Tamang needs lang ulit pabalik para lang at least kung sino man ang gustong mag-push out ng mid, eh makakakuha, makakasalo ng damage na yan. But you have to see na Ellison on a sniper already on 14 kills in total. At ganun din si NL03. 14 kills nga pala. Ipin nga dito kay Ellison together with NL. I mean, eto, dito sa ano ah, I mean, dito sa Herbie Gaming Team ah, talagang in terms of them trying to be really aggressive, talagang pinapakita talaga nila yung aggression nila na yes, passive una, then aggressive sa dulo. At least na-outposition nila, na-outperform, na-outplay nila yung Gaon Gaming. They really thought na nag-rotate pa. Pero sabi ni NL kanina, hindi pa. Pupusuan ko to, pupush ko to. And great on the timing as well. Kasi munti ka na si NL kanina if ever hindi siya nagpalit ng position doon. Let's see. Position-wise though, iwan yung C4 pagdating sa base. Kailangan pa nilang pulutin yan.
And still, mid is a very much contested spot, especially para sa BL side na gusto nilang kuanin at daanan to. Smoke off na kahit papano yung ilan sa mga angles. Flashes coming in. Flashed off si Jason dito. Walang makita yung iba, pero Jetrad already secures one. Ellison and Jason makakaisa rin. At mukhang nauubos ang HG isa-isa. At nawala sila ng tuluyan as Gaon Gaming closes things off to a 7-5. Dalawang puntos na lang ang hahabulin nila. Eto na, dalawang puntos na lang. OT ba o talagang Gaon Gaming tatapusin na yung laban nila? Ang importante, ang Herbie Gaming team is lamang sila dito. At kailangan talaga nila ipanalo to para idiretso nila para mag-game 3 tayo. At yun yung nasa isip nilang gawin. Yun yung plano nila because the plan is to win. Same. Yan ang plano ng lahat ng teams natin ngayon. And we're moving and pushing forward yung dalawa. Ng HG at dalawa lang ang kailangang mag bait and switch para makuha yung mga kills na yon. Jason hindi pa siya tapos, kaso nga lang si Tanggol lalaban at lalaban pa rin. Ellison on the other hand with the AWM finishes off with the shot and now isang puntos na lang. Isang puntos na lang. Kumbaga, nagiging close talaga yung ating laban. Pero sa totoo lang dito sa Gaon Gaming, we're really hoping for the best for them as well. Kasi if ever na talaga makapag-comeback sila dito, that is a huge thing na talaga magagawa nga nila. At lalong-lalo na, if ever tuloy nila yung aggression nila, if ever talaga tapigilan nila, malay mo, mapunta pa talaga sa Gaon Gaming. Itong momentum na talaga nakikita nga nila. Pero in terms of anchoring, in terms of hold, that is Zerk and Sayosho. Just trying to seal the deal for themselves. Pero, mabilis na pagbawi lang talaga ni Jeprax dito. We'll catch one. Once again, this is a 4 versus 2. 3 rather, still in favor of HG. Diyan pa rin yung sniper ni Ellison na proving to be difficult na matawiran at madaanan nga. At mukhang magiging 3v3 pa to na low HP yung isa sa mga miyembro ng Herbie Gaming Team. On the other hand, aantayin at magtitiis na sa pag-aantay. Ang ganda ng angulo ni Tanggol dito, walang nakabantay. At si Ellison mawawala na din, making things to a 2v1. Clutchable, pwedeng-pwede pa, pero smokes has been set. And ito na yung C4 plant paparating na. Dito naman yung sa side nga ni Jason na sa'yo ang bola. 1v2 na gawa nga ni Enel. Ikaw pa kaya? Pero tingnan natin talaga magagawa nga niya. Nakita na si Nova. Pero nasa pa yung kabila? And Jason would get that 1v2 clutch in for him to defuse the bomb as well. Antay ang laban. Naging 7-7 na. At gahil ng sabi ko, Besi, mahirap talaga para sa BL side maka-entry dito. Lalo na kung magpo-post plant ka pa. And once the rotation comes in, yung mga clutch players ng Gaon Gaming, ready ka. Kuhanan ng kills dito. Kuhanan ng trades, ika nga. And with that, we have Ellison having the first pick immediately towards Tanggol in a 5v4. Tignan natin kung makakayanan pa ba. Grabe naman si Ellison, may 20 kills na. Grabe. First 20 kills ata sa series na nakita natin ngayong araw, no? At kahapon. Oo. Ellison plus 4. Sniper pa yan, ha? Yun nga, lahat talaga na pick off nga niya. And he's in a much better spot kasi nga nasa GR side na siya daw. So if ever you're gonna get a sniper or like probably an OM, might as well do as a defender. But for Herbie Gaming Team, at least si isa na wala na. Si Tanggol, si Coco. Diyos ko, natusta. Which is winnable pa rin naman para sa side ng Herbie Gaming Team. But syempre, they have to move a little bit slower this time around. And C4, it's been dropped all the way from mid. Makakita pa rin tayo ng mga rotation na magagaling dito sa ibang mga players ng Herbie Gaming Team. Mid control, pero walang nagpapakita. Alam na ng Gaon na lamang na tayo. So, kaya na natin to abangan. Lahat sila lamang na lamang na talaga. Pero pagdating naman dito sa Herbie Gaming Team, at least sila sobrang handa na rin na pwede ipakita nga yung aggression nila, which is yung ginagawa nga nila. 50 seconds yan mga tropa. Lahat ng entry points are covered already. They're nowhere to pick, they're nowhere to start. Pero jackpot muna makikita nga nila. Pero yun nga, wala silang idea na meron palang tao sa may kanan nila. And that is a 4!
4K! Murder Hall on the Asylum Gone Gaming and Jeprax will end everyone na papasok doon! A complete massacre mula sa side ng Gaon Gaming, especially doon sa entrance ng doors. Ito nga yung sinasabi natin, the choke point, the choke holds pagdating sa GR side nandun. Kaya napakahirap gumalaw at umakto kapag nabawasan ka ng kahit isang player dahil napaka-importante ng manpower advantage pagdating sa mga trades na ginagawa nga ng parehas na team. And having Ellison also heating up in this AWM is also a huge problem na kailangan nilang tawirin pa. At mukhang medyo worried din silang sumili pagdating sa mid. Oh. Nakaabang na dyan. Alam mo ang tawag doon? Ano? Jebaited. Diversion play for the side of Gaon Gaming started from the bottom now we're here and Gaon Gaming wants to end everyone nga talaga sa harapan nila. Parang comeback is real, ika nga, sabi nila dito. Especially once na mag-close na tong rounds na to dahil isa na lang, match point na sila. On to doors, nakaabang na si Jeprax at kung sakaling sumilip tong tatlo, makakatakas ba siya? Yan ang tanong. But then, it's all about the patience. Naririnig din naman siya dito. The flash sending in. Si Jams nasa likod! Jams mula sa likod, gaya ng sabi mo. Pero 2-2 trade pa rin yun. Diyos ko, kuhang-kuha na nga nila. Pero make that a 2v2, Jack Van and Jason nandito na titira. NL, super low on HP. Ito ah, laging ganun ang galawan ng Gaon Gaming ah. Talagang si Jeprax ang nag-jejebate dito. Tapos yung kabila yung papatay ah. At least, yung mga ganung klaseng mindset. Talagang hindi na bago yan sa FPS scene. Pero marami pa rin talagang nauhulog sa patibog. Patibong. Patibong, ayun. Sa trap na lang. Tanggol at si NL ang huling mga players para sa Herbie Gaming Team. Mukhang magkakasalisiyahan, magkakaambahan, magkakadiretsuhan. Window muna. Wala sila nakikita dito kahit isa. Hindi nila nakita pero ngayon papasok sila mga tropa. Hello! Surprise! May tao dito sa loob na wala na sa tanggol pero meron pang isa. 1v1 at yun na nga. Diyos ko, hindi nila gusto sila magkakatingal pero NL pa rin talaga ang manalo doon. On to an 8-8. Buhay pa ang Herbie Gaming Team. Considering na super low HP pa siya at matagal silang nagkatitigan sa Kedli, hindi pa rin na close off yung round na yun mula sa side ng Gaon Gaming and we go for another here. Onto an 8-8, napakadikit na laban. And for Herbie Gaming Team, napaka-importante para makaabot sa ating map number 3. And so far, nakukuha nila yung, kanina, di ba, lagi silang naiipit, lagi silang nahuhuli. But then, the more you play the rounds, the more you also understand ano yung playstyle ng Gaon Gaming dito. And it took them a lot of rounds actually. Dumating pa tayo sa punto talaga lumamang pa rin dito ang Gaon Gaming. Pero we're gonna get to see kasi talaga ang una makakakuha nga ng match point dito. Tol, si Ellison with the perfect scope taking down Tanggol. Wala na naman si Coco. Atras muna para sa ibang mga miyembro. Parating unang napipitas. At the same time, Ellison already having 2 kills so far, 1 round each ang nakukuha niya na nga dito. Yung mga spots niya at least nababasa na rin kahit papano ng Herbie Gaming Team. And a quick swap, kaninang sniper, balik muna tayo ngayon sa AK para at least malakas yung firepower potential na dala-dala nila once they entry. Pero again, this is the trap that is being set upon sa Herbie Gaming Team. Ako yung taga-talon, si ako yung taga-flash, pero ikaw yung taga-baril. Op, eto, hindi ito alam ng mga kalaban nga nila. Sige, magsiswing ka. Eto na naman ang patibong. Magpapakita pa sila. Okay, first contact pa dito sa kabila para si Jump sa man yung babawi dito sa kanan niya. Pero let's see, spray and play. Jeprax nandiyan na talaga, pero York muna makakabawi dito. 3v3, no man getting tag. Pero nasa ba yung iba? 40 seconds in, mga tropa lahat sila sa bomba na. At yun na nga, talaga niratrat ngayon ng bomba at ng bala pala ni New York to. And Ellison, buhay na buhay pa. 2 vs 2. Si Jason na wala na. Pero Ellison nandito na natitira. Pero naka-ompa siya. Medyo mahirap to, boss. Mag-OT pa ata tayo or hindi na. Si NL nasa baba. Nagpakita. Pero NL, we get that kill. Match point for Herbie Gaming Team.
good hold mula sa side ng Herbie Gaming team dito. And like I said, the more you play it, the rounds, the more you understand ano yung playstyle, ano yung ginagawa ng Gaon Gaming dito. At hindi na sila magpapahuli sa isa pang patibong na nilaan ng Gaon Gaming when it comes to that round. Nakikita mo na agad na sinusubukan nilang i-prefire yung left corner. And at the same time, the flash was well utilized dahil walang acto o walang resback yung isa dapat nakakross niya o yung isa dapat na tagapatay niya. And with that, we are on to a 9-8. OT or isa pa. Man, grabing close game to. Oo nga eh. Diyos ko. Habis ito, score na lang. Ay, yeah, score na lang. So, syempre, nanalo yung Herbie Gaming team. Babawi ngayon yung Gaon Gaming kasi sasalit-salitan lang naman sila. Tingnan natin. Kumbaga, ang Gaon Gaming, hindi naman kasi araw-araw birthday nila. Ilang beses nyo kami, inano sa patibong nyo at nabasa na nga namin kayo. And the thing na ginagawa nga nila, yung isa nag-iingay, tapos yung isa nagbabantay. Oh, ginawa nilang dalawang beses. Tinan mo, natalo sila. Oh. Yung gaon. Oh. Nabasa na. Okay na yung dalawang beses. Tama na. Okay na. Natuto na kami. Yan ang sabi ng kabila. Pero Gaon, matututo ba sila pagdating doon sa mga positioning nila dahil mukhang nababasa na ng Herbie Gaming team kung ano nga ba yung mga sinesetup nila dito. Onto the sides, doon na lang nag-aabang yung ibang mga miyembro ng Gaon Gaming. Time is ticking away at dito nangyayari ang lahat ng patibong kanina. Nawala lahat ng mga nag-aabang at abangers. Mukhang naisipiglasan na papunta at papasok ng loob ng site. And speaking of loob ng site, ratrata na dahil nandito na sila. C4 has been dropped. Isang bumagsak din ang mga players dito ng HG at dun nagtapos, mapupunta pa tayo sa overtime. OT pa tayo mga tropa and of course ito nga sa side ng Gaon Gaming. I mean, itong revenge arc era nila na I really thought it's gonna be the side of Herbie Gaming team. But at the end of the day, nung nag-switch nga tayo ng side, sarigang kuhang-kuhan na rin nila, dalawang beses genebated ng Gaon Gaming yung kalaban nila and successfully nagawa nila. Gusto pa ata nila mag third and fourth time na mag-debate pero natuto na yung kalaban nila, alam na yung mga nasa isip nila and at least nabawi nila to into 9-9 best. Map 3 it is. At biggest shoutouts kay Pot na nagdala ng kape at ng... Bakit may gunting? Ewan ko kung bakit may gunting, pero may kape na ako. Pagkatapos niyan, dito ko naman sa bahay namin. Pagkatapos daw nito, dun ka naman daw sa bahay niya. Ayan, maraming salamat sa tagapaghatid ng aking kape. Pero ito nga, map number 3 ang makikita natin para dito sa panghuling series. And excited na ako, Bessie. Ikaw ba? Excited na rin ako. Inaantay ko na lang si Pot dito sa bahay ko para syempre talaga makuha na yung kape ko. Pero pagdating nga dito mga tol, it's just the players nga ng Gaon Gaming dito na talagang gusto nga nilang bumawi dito no matter what. They have the opportunity as well. Why not grab that? And for the side of Herbie Gaming team, they have the opportunity for them to win, for us to see a game number 3. And of course, they're gonna do whatever it takes for them to get that as well. Pero pagdating nga dito sa OT... Wala nang break-break. Ito na. Laban na. Wala nang break-break. Wala pang break-break kasi OT nga tayo eh, di ba? Wamsi. Kung gusto nating makarating ng map number 3, ika nga, lalo na para sa side ng Herbie Gaming team kasi gusto nilang makabawi dito sa series nga nating nakikita at gusto nilang gawing 1-1 yan. So this time, sila muna ang nasa GR side dito at sila muna ulit ang magde-defend. Tignan natin kung paano nila gagawin yan, Bessie, kasi handang-handa na rin dito ang Herbie Gaming team para mapigilan nila. At ito yung maganda. Ang Herbie Gaming team, nasa GR side. Eh, dyan sila malakas, di ba? Okay. So kung makakaipon sila dito ng puntos, eh, mas mapapaganda. Especially, coming in pag nag-swap pa tayo ng sides as well. And with Tanggol, Eleson, itong sniper battle natin, reset muna sila. Nawala yung, ano, yung mga kill count eh. Oo. Oh. Back to zero lahat. Basta to si Ellison, 20 plus kills yan, yun na yun. 23 ata bago tayo mapunta sa overtime kung hindi ako nagkakamali. But definitely right, 20 plus kills lang naman ang nakuha niya sa buong map na to so far. But let's see how they will react and how will they change itong attacking, itong BL side nila dahil kanina dito sila nalugi.
kailangan nila dito kumalma to. I mean, hindi naman sila kailangan talaga pumasok-pasok dito agad-agad. Kasi, I mean, you have a lot of time pa. I mean, that's a definite clock. And that is more than enough for you to take cover, for you to take one, for you to catch these players off guard. At yun na nga, talagang mas pinapalakas pa ng Herbie Gaming Team yung puwersa nila papunta dito sa B. And ang problema, yung Gaon Gaming papunta din dyan sa pwesto nila. Pero meanwhile, si Jeprax medyo malayo pa ata. Nag-aantay na siya ng mga pick-offs dito. Pero mukhang papasok pa ata sila in just a few. Pero yun na nga, yung opposition, papasok na. NL will catch one. Will catch two actually. For the side naman nila, it's gonna be a 2v4. And oh no, Jeprax mabawi pa from afar. Make that a 2v3. At nasan ba yung bomba? Wala pa ata. No man nakabawi pa. And that is Herbie Gaming Team will win that round 9-10. Okay, Jason, yung C4. Kaso, hirap lumaban, lalo na kung tatlo ang makakatapat mo doon at nag-aabang sa'yo kung kailan ka papasok. With that, isang kalamangan mula sa Herbie Gaming Team at papalapit ng papalapit na ang map 3 para sa kanila. Quick timing ang kailangan nilang hanapan dito. And HG, same positioning na ginagawa ng Gaon Gaming din kanina. Let's see if ever kaya pa. Lalong-lalo na sa Gaon Gaming. Oops! Mukhang gagawin ata ng HG yung ginagawa sa kanila nung kalaban nila. Same style, same play. Para dito sa mga teams natin. Jams to. First contact ay si Nomad kung sakasakali man. Pero maatras sila. Medyo may rotation tayong makikita mula sa mga players back or going back again pagdating sa mid. And they wanna try to smoke off the right side at least para mawala ng vision yan habang nagro-rotate sila. And at the same time, making them guess. Ano ba dapat yung tignan nila dito, mga tol? Diyos ko! Grabe yung game na to! Tatlong oras na. Tapos game na. Number 2 pa lang tayo, ha? Tapos na nga yung ano eh, sinalang na labahin ng mga tropa natin dyan, di ba? Op! Nakita na nga sila mga tropa, pero nga si Yoshi nakabawi pa ng isa si Yoshi over 2K already. This is gonna be a 4v2. Jason is just right there in the corner. Jeprax, together with Jason, babawi pa naman ata sila. Let's a minute clear finish at mukhang magbibi ata ang nasa isip nilang puntahan. At ito na sila mga tol. Konti lang nandyan na, pumasok pa yung bomba nyo. Can't catch anyone right now. Pero ito yung mahirap dito. Maganda ang trade nilang gawin. Kasi meron din tao sa kabilado. So if ever talagang papasok sila dito, napaka-awit moment sa talaga. Pero meanwhile, dito sa mid. Okay, mayroong tao dyan. May nag-rotate tao dito kasi yun yung nakita nga ni Tanggol pero wala siya nabawasan dito kahit isa. Pero, they're gonna push already. Tanggol will fall down on the hand of Jason on a 1v2, 20 seconds in at mukhang A ata. Gusto nilang puntahan. Sobrang pero nakapag-rotate HP na. Hindi nakakayanin pa. Lalo na nakaabang at nakaamba na yung dalawang natitirang members dito from Herbie Gaming Team. A well-read execution coming in from them as well. And a good hold anchor pagdating sa site nila. This time, eh, syempre, 11 points na ang meron sila dito. And syempre, kinakaba na ang Gaon Gaming. Parang magma-map 3 daw. Yun ang gusto. Yun ang gusto nila. Syempre. Kung gusto mong bumawi, gusto mong mag-map 3. Masaya. Ako, malapit na akong bawiin eh. Oo. Mamaya, tatagos na ako sa pinto eh. Yun na nga! Nagbabarila na mga toss jumps muna makakakuha dito. Good on to the opening already. Pero hindi pa naman tapos to. Si Roman andyan talaga nag-aante siya. If ever makapatid siya ng isa. Pero tamang nade lang talaga ginagawa dito ng Herbie Gaming Team for them to do a retake. Landen dito sa site na to. But it's gonna be A. Lahat sila nandito na nasa loob na. Wala nang ano to. Wala nang atrasan to. It's now or never, sabi ng Gaon. Now or never indeed, pero a hold still in play mula sa Herbie Gaming Team. Apat ang natitira, pero walang problema. Gawin natin even kahit paano. Sabi ni Jason dito, hindi pwede yan. 4v3 pa rin ang meron tayo dito at mukhang nakakuha sila ng spot, nakakuha sila ng site. The plant is on its way when it comes to the C4 jams. Good on the shot pagdating dyan sa ating mga wallbang spots. And again, Gaon Gaming, nakakuha sila ng at least 1 point dito sa kanilang blacklist side kahit papano. Yeah.
And at least, diba, talagang yung sense of urgency na ginagawa nga dito ng GGs, talaga nakukuha na nga rin nila, not letting yung mga kakampingan nila na namamatay lang agad na without any trade-offs at all. Kailangan talaga may bawi tayo, diba? Pero pagdating naman dito sa HG, they only need 2 more rounds for them to win. And right now, switch tayo mga tol. So ibig sabihin nun, oras na para sa Go On Gaming para maging GR. At yun yung pinakamalakas nilang side so far na nakikita nga natin dito. Pero ayun nga, sa lahat na nanonood dyan, sana nakakain na kayo. And if ever nakakain na kayo, sana all. Kami ay malapit nang tumagos sa pintuan. Oh, kanina, nasa Black Widow. Pag ganun ko, nasa port na ako, bes eh. Ang bilis kong nakarotate ng ganun eh. Yeah, back to the game dahil 11-10 ang scoreline natin dito. Isang punto sa kailangang habulin. Ito na. Makikita natin kung magagawa ba nila. Diyos ko po! Lahat sila nagbabato na mga tropa! Uy! Men! Yung Pidea kumakatok na! Kala ko ba, Herbie Gaming lang, mga Uy! Tropa, seryoso. Nakakuha na nga ng isa. And that's Ellison to be pinched down as well. Yung top Diyos tagger ko pa nila. Jack Pan na wala na din. And now we are left Uy! To a 3v2 dahil biglang pumasok si Jeprax. At mukhang nawala yung iba. No, madalang no. Hinahanap nila at wala sa likod. Jason sa dulo. Men, grabe naman talaga, literal, kung anong ginawa ng Herbie Gaming team na dumire-diretso rin sila at ganun lang din na pinakita ka ng Go On Gaming. Ito, Bessia, hindi nila binigyan ng space ang Herbie Gaming team. Kasi they know it already. If ever they got that space, talagang mababawi ito ng Go On Gaming. Talagang mahihirapan ng Go On Gaming na makapag-retake doon. Pero that is literally a taste of your own medicine, Bessie. Pero Ellison, well, got si Yosho. Good opening for the side of Go On Gaming. Proving na mainit pa siya mula doon sa mga rounds na napanood natin kasi maasim kanina. Yun ang mahirap kung ganun nga yung sitwasyon. Pero Jack Ban, tamang buwelo, pwesto, yan ang gagawin ng Go On Gaming. Alam nila na kailangan nilang antayin kung saan papasok ang mga natitirang miyembro ng Herbie Gaming team. Lalo na, lamang sila sa tao. Tignan natin to kung kaya pa. Si Direk kasi nagpapatoy. Eh. Mga sinesend sa Discord kung ano-ano eh. Sinisip pa yung director. Tinan mo, meron akong tinag sa'yo dito. Ikaw yun ang bata. Pero right now, on the side nga, ng Go On Gaming mga tol. Go On Gaming, it's just them trying stay positive for themselves na talagang kailangan nga nila manalo dito. Same goes with Herbie Gaming team, that they're gonna win this no matter what. Yun lang din talaga yung mindset nga nila. But for Herbie, it's just gonna be the map number 3 that we're all waiting for. 11-11, make a wish. Make a wish. Oo, mga tropa, wish na kayo. Ang wish ko ay makakita ng game number 3 para maganda ang laban. Yan. Ako rin. Gusto ko talaga makita ng game number 3 tapos OT 5. Oo. Pero wala. Hanggang 13 lang sayang. Talaga. Wala tayong magagawa. Sayang. Oh. Hindi posible. Pero okay lang yan. Tingnan natin kasi sino makakapag uwi ng slot sa ating mundong crossfire. This is last slot already. Pero nga lang, York will catch one. Tamang equalizer lang para sa kanila. Pero handang-handa talaga si Jackpot kasi nga makakapita siya ng isa. Pero Tanggol will catch one. Pulik ito, 3v3 equalizer. Nandito na mga tropa. Pero eto na, Tanggol can plant the C4 already. Pero ang daming na yun talaga ang binabato. Pero without reposition nga talaga ang ginagawa nila. Eto na, Jams will catch one. Pero eto na yung pagbango ng kapi. Si Tanggol nandyan na. Pero grabe naman si Tanggol. Lahat talaga pinapatay na Jackpot! Mawawala at Herbie Gaming Team will get that match point sa game na to. 12-11. Matinding bakbakan na resbakan pagdating sa loob ng site. Kahit nga lumilipad ng nakakrouch, nakakapatay pa din yung mga players natin dito. But unfortunately, syempre mula sa likod, di mo na mapapansin, di mo na makikita, di na makakapag-react. This time, and right lang. Mm-hmm. Balik tayo sa default play na naman mula sa mga teams. Oo, default play lang to. Lahat sila kalmado lang ang Go On Gaming. Let's see if kaya pa ba. Kasi yung caster hindi na. Okay lang yan, men. Jumbo hotdog nga, kinaya natin. Oh, yan pa kaya. Maliit na bagay. Small things ba? Sabi sabi ng mga tropa natin dyan. Half or almost half HP si York dito.
Kaya atras muna, tamang ambahan na naman muli at mukhang control room, nag-aabang lang sina Jack Ban. Tingnan natin. Kung ano ba yung pwede nilang puntahan ngayon, paano respond diba yung gagawin ng mga parak ngayon? Con Gaming needs to wait. Oh, nagpakita yung dalawa. Sabi ni Jason sa dulo, kalmado lang siya. Pero si Ellison muna magpapakita. Pero napakadaming nade! Nagkakasabugan na mga tropa. Lahat sila nakangiti na. Herbie Gaming nga, sabi, diba? So, okay lang yan. Jason, medyo nadapisan ng mga bala dito sa kabahe ng Herbie Gaming. Pero this smoke, at least, will deter itong mga players ng Herbie Gaming team na pumasok doon sa spot na yon na kanina pa nila inaambahan. Instead, we're looking at rotations coming in. And I think Kaon Gaming is also hyper aware of that situation. Pero lima ang makakasalubong nila dito kung sakasakali man. So matinding bakbakan to, Besi. Oh, ito na nga ta, pero tamang hindi. Talaga ang pinakakailangan nilang gawin. Pero that is your target. You will catch one. Pero muna kita, 4 versus 5-1. And Diyos ko po, dalawa nilang ang titra natin sa Kaon Gaming. And feeling ko, mukhang magiging 3 ata tayo. At Gintrick talaga, nasa isip nga nila, York talagang gumagawa talaga ng buhay para sa kanila. Ellison will catch one. Pero si Yocho, nakabawi pa. 1v4 mga tol. And we are going to game number 3. Game 3, it is matinding bakbakan para sa huling slot natin pagdating sa regular season, pagdating sa group stage as well. And Herbie Gaming, getting back to it as well na nakita natin at napanood natin. And kumbaga, one last show para sa dalawang teams na to. One and done para nga sa mga teams na todo. I mean, they really wanna close this on a 2-0. As long as makakayaan pa natin mga game number 3. Last push, guys. Last push. Kayang-kaya pa to. So, for the side naman, pinapakita nga ng Kaon Gaming, talagang it's all up to the GR side nila na mas better. Ilang beses nila na-debate itong HG, and that worked out perfectly for themselves. At saka, na-realize na rin no, ng HG dito na once na napunta sila sa BL side, kailangan nilang umentry ng sabay-sabay eh. Kailangan nila yung matinding firepower, especially kapag na-setupan sila ng magandang flash dito and they go and control the side quite easily as well. Nagkakatalo lang dito sa mga rounds na nakikita nga natin kung saan nakaka-multi-kill pa ang Kaon Gaming dun sa mga apat or tatlo at least sa mga players nila each and every time na tatalon sila sa patibong na hinanda. At least dito nga sa break na gagawin nga natin ngayon, makakapag-isip-isip ang AG kung paano nga sila makakabawi. It's been a lot of times already na they tried na makapasok nga dito sa CFSPH Masters, and siguro nasa isip nila this is the perfect time for them to go in. And for the side of GG, yun din yung nasa isip nila. We're just gonna head on to a very very short break and you're watching CFSPH Masters. Kami nga pala ang The Mods, Tevil ay magbabalik. We'll be right back.
Welcome to the CFS Esports, the top competitive crossfire esports scene in the world. Last year, the CFS Esports was able to celebrate the 10th anniversary successfully. The CFS Esports has been able to develop continuously with your love and interest for the past 10 years. In this context, this year's CFS Esports will bring adventurous changes to the scene to provide a more competitive ecosystem throughout the year and serve immersive experiences to global fans. Let's check out the 2024 roadmap, which will be packed full of remarkable changes. Firstly, the two seasons of the regional pro leagues will pan out starting from January to August, respectively, CFPL, CFBL, CFWL, and CFVL. Also, Masters will be held in regions with outstanding potential, such as North America and the Philippines. In particular, the point system will be newly introduced across the regional pro leagues. Each regional pro league will have its own point system according to the league's characteristics. The points accumulated throughout the year will determine the qualification to the global major tournaments, so the competitiveness of each match will be more intense than ever. The CFS APAC series, which had its successful debut in 2023, will continue this year. Divided into two seasons, three regions will go against each other to define which team. Ang huling laban ng gabi ay magsisimula na. Once again, we are back dito sa CFS Masters PH. Of course, we are casters, Villain Taylor or the Mods, na ibibigay namin sa inyo ang mainit na laban nga na ginagawa ng GG versus HG. So far, talagang nananalo ang GG dun sa una, nakabawi ang HG, pero pagdating nga dito sa side ng dalawang teams, they really don't want to end this day with a back-to-back loss. Bes, sarap yung kape? Sarap. Ito na, gising sarap na ako. Ready. Sheesh, na ako. Iba, kahit man. Best of 5 nyo pa to. Oo, kasi ubos na yung kape ko eh. Wala na eh. No? Ubos na yung kape ko. Nagmamakaawa na to, May. Pakinggan nyo na siya. Anyway, andito nga tayo sa surely last map para sa parehas na team na to. In a best of 3, 1-1 yung score natin. It's also the last series. So, panghuling hapyaw na talaga to bago magsimula yung CFSPH nga natin. And dito natin malalaman sino makakatawid sa ating regular season. And for the side ng dalawang teams na to, di ba? I mean, alam mo yung kasabihan na end the week with a bang. And if ever you're gonna win this, you will surely end this week with a bang. And kami rin, di ba? Na talagang tatapusin nga yung araw namin na to, na talagang sobrang init ng series natin. Ang daming OT, ang daming game number 3, at ito na nga talaga ang pagbango ng api. HG or GG? Sino ang pwedeng manalo nga dito? And of course, sobrang handang-handa na nga tayo kasi yung next map natin is Black Widow. Sobrang pamilyar na to lahat ng mga teams dito. Sobrang malakas na dito. But it's really up to their strategies and kung paano bang playstyle ang papakita nila. Yun nga eh. And especially, everyone knows Black Widow quite well as a team. This is gonna be an interesting fight. Pagalingan din talagang when it comes to the aim duel dito sa dalawang members na to, sa dalawang teams na to as well. And ito yung series o yung mapa na pwede nating tawaging wasakan ng pangarap. Dahil syempre, kailangan or may isang matatanggal dito at isang hindi makakapasok. So without further ado, simulan na natin alamin kung sino nga ba ang team na makakapasok sa ating playoff sa group stage. Sino ba ang team na matutulog na nakangiti? Yun lang yun, men. Kasi pagdating nga dito, Diyos ko, si Ellison nakapalasan ng isa. Pero yung mga players na nag-review game ng team, babawi ata. Pero Jason with the spray and pray with a 3K. Ubus agad lahat nung nakita niya
Grabe naman yun, men. First round pa lang, barila na. Magulat ka, ang boxing na napanood mo pagdating sa laban na to. Pero yun nga, 1-0, Gawan Gaming. Just a quick kills coming in dun sa mga nagra-rush play nga mula sa side ng Herbie Gaming team as well. Jack Pan, really tight position onto a short as well. Kung may tumawid man at hindi nag-check, maraming mawawala. At paano nila ito makukuha at paano nila mababawi ito. Lalo na pagdating nga dito sa Go On Gaming, kailangan nga nila makabawi dito kahit papano. Pero right at the side naman ng Herbie Gaming, it's really up to them how can they recover. I mean, dito sa side nga na Go On Gaming, I mean, lagi nilang ginagawa yan, man. I mean, nagpapahabol yung isa tapos may biglang mang raratratin sila tapos mauubos sila. Kumbaga, ang dami nila mga big brain plays na ginagawa nga dito. Pero Jackpot is not yet over. Mabawi pa siya dito. York as well on a 3v3. Jackpot low on HP. Napaatras yung lumalaban when it comes to a short. Pero yun na nga, at least na-shutdown na nila finally yung isang nag-aantay dyan. We are left onto a 3v2 scenario with the C4 being dropped all the way from mid. And this will force out yung ibang rotation. Pero may nag-aantay sa ilalim. Jams, very cheeky spot angle, but he got checked. Ang kaso nga lang, he still gets the headshot here. 2v2 pa rin ang labanan. Tanggol all the way from a long. Spotted out by Ellison na mawawala rin agad onto that sniper. Pero tingnan natin kung kaya pa ba ni York to. 2v1 kung kanina talaga nagagawa niya. Let's see if ever kaya ba niya. Pero sabi ni Jams, hindi na. 2-0 already. Go On Gaming. Ito yung mahirap, Messi, ha. Once na nakapag-build na ng momentum dito ang Go On Gaming, it's gonna be close to impossible. And it's gonna be really hard for you. It's really difficult for you to come back if talagang ituloy talagang Go On Gaming. Oh no. The timing! Just a little off para kay Ellison. Sakto yung pagtanggal ng scope in, scope out niya doon. And unfortunately, siya ang unang mawawala in that angle as well. Di niya ata in-expect na push forward agad yung ilong. Yun nga. Talagang still not aware na mayroon pa talagang tao doon. But at least, isa pa lang naman na nawawala dito sa Gone Gaming though. So talagang malay mo makayanan pa na. But Herbie Gaming team, it's just for them though na talagang mabawi ito on a 2-1 score. And dito naman ngayon sa side nga ni Jams, bahala na siya if ever makakita pa siya. Si Jams ang pinapanood natin eh. York on the other hand, when he checked the corner, yan ang tanong, lalo na nag-aantay sa ilalim dito. Si Jams, kubaw ibabaw ang iba habang siya ay nasa ilalim na patiently waiting. Naririnig niya na, and that's the first kill to settle in. Yung trade, hinahabol din siya, and that's towards on the other side. Si Yosho, successful on that, pero mawawala din siya because Jason, all the way from mid as well, will catch him off guard. On to the side ngayon ng Go On Gaming. Medyo equalized na talaga ang ginagawa nga nila, but from afar, that is Tanggol. We'll take one. Andito pa naman si Jekban na nag-aantay nga sa kanya. Magkikita na ata sila, pero Jekban pa rin talaga makakuha. Muntik pa kang mag-wallbang yun. 50 seconds. All you need to do is wait. The patience, the aggression of Herbie Gaming team is out there waiting for them to pop off, waiting for them to explode, and this is the explosion that they needed. Jeprax, medyo malayo pa. We'll catch one, but the second one right there, pero nilalabanan ni NL! Nilalabanan niya! Nilabanan nila parehas. Pwedeng hindi! Yun nga eh, they instead picked on the fight at si Jeprax pa ang nanalo dun during that time as well. Natimbrehan lang naman siya eh. Okay, tol, dalawang A-long na. Oh. Pero yun nga, huling-huli sa akto yung isa, sumabay pa yung pangalawa. And because of that, it's a 3-0 para sa side ng Gawan Gaming. Nagulat na lang din tayo na ganun lang nangyari. Actually, pwede naman talagang hindi nilalabanan yon pero pinusuan ka nila. Pero it is what it is though. I mean, 3-0. I mean, pwede pa naman talaga. Winnable pa naman tayo sa side nga ng Herbie Gaming team. Pero yun nga lang, si Jams, andyan na. Pero on to the flash muna. Talagang solid flash ginagawa nga dito ng Gaon as well. York, kitang-kita niya. Magkakatamaan ata sila pero tingnan natin kung kaya baba. Pero tamang jumping lang talaga yung ginagawa nga nila. And smoke not gonna be in their favor kasi wala naman talagang tao dyan. Smoke muna for them na maging safe pa. This will force out the rotation na hindi mag-be itong players ngayon ng Herbie Gaming team. So with that,
Meron ding mga reposition pagdating sa mid at A site. Makikita mo yung movements. Meron ng dalawa na gustong mag-cover ng A long and maybe A short ang isa sa mga nakikita nilang opening dito. Pero kailangan nilang tawirin si Jason at si Jack Pan kung sakasakali man. Pero on the side ngayon ng Kirby Gaming team, itong resiliency talaga pinapakita dito ng Gaon Gaming, hindi talaga nila mapapaalis to. Jason will catch one, York will fall down, 3 versus 5. Ito na yung pagkakross nga ng mga players sa Kirby Gaming team dito ngayon sa Gaon Gaming. Pero mga pupusuin pa rin ata nila, naging 3v3 pa, Nomad and NL. Natatamaan sila dito pa unti-unti, pero si Jason nagsisilip na buto na talaga, may mga utilities pa sila. Tanggol, ending the lives of Ellison. 2v3, this rotation is already, mapasok na sila, yung isa medyo malayo pa, which is si Jams. Pero si Jason nandiyan na mga tropa, mukhang papasok na rin siya, sabay-sabay silang papasok dito. Pero si Jason makakapitas pa lang isa, si Tanggol na nandito mag-isa. 1v1 with a great one, alam ba niya kung nasa si Jams at yun ang nalaban na nasa likod. Magkikita na nga sila, pero Jams muna makakakuha. 4-0 already and now Gaon Gaming at least yung napipigilan nila yung aggression dito ng Kirby Gaming team. It's just na retake din nila though. Such a good rotation as well mula dun sa isang nag-flank and because of that, at least na pitch down nila nang walang kaalam-alam to say the least yung natitirang player dito and a good angle to really spot him out. Now we are on to a 4-0. Malinis na round so far. Pumapush ang mga players dito ng GG. Meron pa ba ang kasunod? Meron pa ba ang lalabas? Dahil dalawa pa rin silang nag-aabang when it comes to A long. Ayaw nilang padaanin ang mga players. No trades instead. Tatlo ang nawala when it comes to disengagement. Hindi pa naman sila matatapos dito kasi meron pa naman ditong dalawang players ng Gaon Gaming na pupusuan pa nila. Pero ang importante ang Kirby Gaming team, lima pa sila at pwede lang may panalo to. Pero let's see if ever maka-close ba nila. Tanggol will catch one, Jack Bond on a 1 versus 5, but NL will seal the deal for themselves. 1-4 already at ito na ang pagbangon ng Apif. It took them 4 rounds to recover. Took them 4 rounds to recover indeed, but this is a map where pretty much parang mas pantay yung labanan on the GR and BL side. You have to really have a good lurk and at the same time a good mid control kung gusto mong manalo pagdating sa mapa na to. And we see different pacings coming in from Gaon Gaming. Dun nga eh, dahil nga naubos yung tatlo agad when it comes to A long na push na ginawa nila doon. It was just easy for Kirby Gaming team to get that round quite fast. And sa side ng Kirby Gaming team, mga tol, talagang itong aggression na pinapakita nila, nahihirapan sila kanina nga sa ano eh, sa A. I mean, kanina pa nila tinatry yan. Pero let's see if ever talaga magbibis sila and yun yung pagsiswitch up ng pacing nila. Pero lahat sila, tahimik lang. Parang si Mark. Kamsim. Pero si Kram nagko-comment yan. Ayun, charas nga pala kay Kram. Baliktad na yung pangalan eh. Nagko-comment, maingay na. Oh, iga nga. Oh, tandaan mo, marami naman baliktad yung pangalan eh. Parang ambulance, baliktarin mo, ek na lubma. Omsim. Oo. Kinakaya ng brain cells ko to, pero... Ayun nga eh, autopilot na lang mga tol. Ng mga smokes ay nire-ready at hinahanda na mula sa Kirby Gaming team. But at the same time, may balikan din ng utility play when it comes to this angle. Dahil mukhang mapapa-atras muli ang Kirby Gaming team. Mid-control daw. Dito tayo lilipat. Dito tayo magsialisan. 45 seconds in, nag-aal sa baluta. Ayan, gumagano na sila. Sa ito nga ng binilipat na lang doon sa kabila. May shelter daw kasi doon, sabi nila. Pero pagdating naman dito nga sa Kirby Gaming team, itong mid-take na pwede nilang pasukin. Nandito ina-expect ng mga kalaban nila. Kasi tandaan nyo, the one who controls the mid controls the game. And they really wanna control that, pero hindi na. Mag-gain nilang daw sila, sabi nila. And kanina kasi, ito yung mahirap, Bessie. Hindi talaga sila makapag-decide kung saan sila pupunta. And with this decision na mag-A sila, si Ellison muna talaga, makikita nga nila. Pero 3 vs 3 muna ating makikita. York super low on HP. UC4
ito na, na-plant na nila. Pero tignan natin kung talagang kakayanan pa nila. Pero yun nga lang, jams from downtown. Well, catch one. Medyo malayo pa siya. NL nakabawi pa. 1-1 trade ang talaga, sabi nila. Pero isang tao sa likod, isang tao sa harapan. Pero ito na din talaga yung retake na gagawin nila. Pero tamang pababalan din talaga sila dito lang sa main bridge, mga tropa. Pero tingnan natin kung kakayanan pa ba nila. Pagsilip sa window, nandyan ka. Si Jams with a kill again. At yun na lang. Nakita ka ba ng Nomad na corner? At yun na nga, kitang kita nila with a 1-5 score. Sheesh! Gone Gaming! More than enough time para maka-diffuse ng bomba dito ang Gaon Gaming nga. And again, for Herbie Gaming Team, matagal din bago nila na shutdown yung pwesto ni Ellison doon na may sniper nga. And that A-long control was very important. Napakalalim niya doon. Especially covering it with a sniper as well. So, kahit na shutdown na yun, nakadalawa pa rin sila. And it gave way doon sa rotation ng Lurk na all the way from mid. Nahuli pa niya yung nag-aabang doon sa mid doors. But with that, we still see a 5-1 and still an adjustment period from Herbie Gaming Team. Huling-huli talaga sa acto yung mga players ito, mga tol. Pero dito naman yung side nga ng Gaon Gaming, importante, lamang na lamang sila and lima na lang talaga ang kailangan nila para manalo sila dito sa game na to. And it's just for Herbie Gaming Team. I mean, they can actually do the same thing like what they did a while ago. I mean, mag-ingay sa A, mag-ingay sa B, force yung utilities dito ng Gaon Gaming para mahirapan sila mag-retake or probably kung ano man. Daming lipat talaga kayo sa kabila. Pero with the speck off by Tanggol, this is huge! Si Ellison nawala na! At ito yung pinakakailangan nila na si Ellison ay mawala. Sniper to sniper. And it seems like Herbie Gaming Team has the upper hand for the time being. Stage control. Pagdating kay Jeffrax dito. Pero wala naman so far. Tabang wallbang lang din. Try and punish anyone who tries to control mid. Long A though. Ito na. Dahil nga nawala na si Ellison yung kanilang sniper. This opens up a lot of opportunities para sa Herbie Gaming Team na makapasok at hindi na mag-worry pa. In 3v5 scenario, nades coming in. Pero yung rotation, inaantay lang nila. May isang manggagaling sa A-long as well to try and pincer down this. Pero nakaabang yung AWM. Oh! Oy, hindi pa tumama! Si Jumps pa nakakuha. And ito na ata yung punish na gagawin nga nila. Oh no! Sobrang na-punish yung mga kalaban nila. Si N na makikita na. Pero tamang wall ba lang talaga ang gagawin nga nila. Sino ba mamamatay dito? Jeffrax ba mag-isa? Super low na niya mga tropa. 20 seconds in. Let's see if ever kaya pa ba niya. Pero yun na, umaakit na siya! Pero York muna makakuha. 5-2. Gaon Gaming! Medyo nagkaroon ata sila ng problema doon sa round na yun. Pero pagdating naman dito sa Herbie Gaming, yung kanina, yung om na hindi tumama, kalimutan nyo na yun kasi importante, panalo sila sa round na yun. Sim, anong tawag doon? Warning shot, mga tropa. Whoa. Para alam nyong may kalaban. Ganun lang. Easy lang, sabi dito ng Herbie Gaming Team. But then again, they still have to recover 3 more rounds to make it at least even. At syempre, papalapit na tayo na matapos tong first half natin in just 2 more rounds. Sniper battle, wala pa so far na nagkakasilipan. Medyo careful lahat ng players dito. Kahit yung mga crouches nila, kahit yung mga angles, talagang mini-make sure nila na walang masisipat. Medyo sobrang, we can say na talagang they have the confidence already to take up all the fights talaga na pwede niya makuha dito. Pero pagdating naman dito sa kabila, talagang nauhuli ng Herbie Gaming Team dito ang Gaon Gaming paunti-unti. Pero 5-4, that is the best rounds and best score talaga na you can get. Pero York with an entry, yung attackers talaga dito ng Herbie Gaming Team, medyo mainit na. Pero si Jeffrax talaga mabawi pa. And napakahirap nga na to is if ever pasok kayo dito, ito talaga yung crossfire sa laro na to. At napakahirap nga kung wala kayong magagawa kasi patay na kayo. Nice. Well-executed utility play din mula sa Herbie Gaming Team. Making sure na yung isang nade nila dito ay mako-cover yung boxes na yung isang box na nasa left side pag nag-drop down ka. And because of that, na-punish nila agad yung magiging cross na sinasabi nga natin, which is the doors na typical naman nating nakikita. So they know exactly kung saan titingin dito para sa Herbie Gaming. Unti-unti na nilang nababasa
ang mga laruan dito ng Gaon. And this time, LA it is. Pero mula sa A-short, si Tanggol na wala na. Mukhang ito ata yung pupuntarihan nila dito, Bessie. Ah. Dito sa site ngayon ng Gaon Game. Indirect, ano pa naman yan? Yung mga sinasend mo kung ano-ano. Pero like... parang si Taylor yun ng bata eh. Para dito naman yun sa Survey Gaming Team, at least yung isa wala na, which is si York. Pero dito sa Gaon Gaming, talagang pupusuan pa rin naman nila to kasi syempre gusto talaga nila mapunta yung lamang nga sa kanila. Pero on to the side naman ngayon ng Herbie, rotation muna. Pero Bessie, tignan mo yung position ng Gaon Gaming, sobrang lalim! And they can actually catch his players off guard. Sobrang lalim na to, at hindi to alam ng Herbie Gaming Team. Oh no, ito na nga yun! Ayan na nga! Rat-rat na talaga sa mukha. At isa na lang ang natitira, which is NL. Grabe yung rate of fire mo dun, Bes, ha? Bilis eh, no? Kasing rate of fire mo yung M4A1 dun, ha? Oo, bilis eh, no? Bilis din na shutdown ng Herbie Gaming Team. Pagpasok nila, literal. Inagrat-rat na lang. And especially with the help of a little bit of a smoke, it covers a lot of the angles as well. Mm-hmm. At kung may trade-off kang gano'n at mawibigla ka, it is what it is. Yan ang sasabihin nila. Swap tayo ng sides! Bahala na si Batman, kumbaga. Pero dito ngayon, paano yung gulat, Bessie? Paano yung gulat? Ah, nakakagulat nga talaga. Pero dito sa Herbie Gaming Team, ito na narinig na natin silang humihinga. Ghost mode pala ang laruan. Ayan, si Tanggol eh. Siyempre, pag naka-om ka na gano'n, marinitig mo yung paghinga nila, di ba? Om sim. Ayan. Relax na, relax lang. Para tutok na tutok, ika nga. Oh. Pero sa kabilang dako naman, bes, naka-om din. Ayan ah. Yeah. Yeah. Naka-Colgate siya. A-long it is. Setups, paparating na ba? Oh, unti-unting gumagapang flashes coming in. Ito na ang pagpasok ng mga players ng Gaon Gaming. Tumami kayo, nandito na kami. At Tanggol, makakakuha ng isa when it comes to the pistol. Pero quick trade muna kay Jackpan as well to settle the deal. It's a 4v4. Sige. Check, pag bumawi pa yung mga tropa dito sa Herbie Gaming Team. Oh no, nawawala ata sila. And nilidor talaga, natito na. Pero yung nga, ito yung C4 na plant na mga tropa. Tignan natin kung kaya pa, Diyos ko, yung tao na nasa ilalim ng tulay. Buhay na buhay pa. At may puso police. Na lang daw, sabi ni Yorkman. Diyos ko, medyo malayo pa siya. Ito na yung rotation sa mga tropa. Magpapakita siya ata dito lang sa may window. Hop. Ito? Yan mo lang gagawin niya. Ellison, nabang na. Dalawa makakalaban niya. At si Jeprax ang makakakuha ng kill na yan. 7-3. Gaon Gaming. Unti na lang. At ayan mukhang na. Baka makapasok na sila sa regular season natin. Ang Gaon Gaming. Kasi nga sila yung lamang. Pag hindi sila yung lamang, go off ang pangalan nila. Awa ka na lang, no? Oo. Salamat. Salamat sa suporta, kaibigan. Walang problema. Kailangan ka yun eh. It is what it is. Kasi mamaya tatagas na ako sa pinto eh. Si Yosho, holding off position kung sakaling may lumabas ng stairs. At itong default play nila so far, it's been working out. Yung mga tamang crawl, yung nagki-creep walk, papasok ng site habang na-ready yung flash, tututak, yung mga ganun. Tignan natin, Met. Kung kaya mo malalang... Nagkikrap pa, kapasok ng site eh. Pero let's see. Gumagak-pupugak na nga talaga sila. Pero yung mga players nga dito ng Gaon Gaming, kailangan nga nila dito makaisa. Kasi if ever, pwedeng pugak gaming. Kasi nga, pwedeng may magmama sa kabila. Ganun nga ba mangyayari? 2 minutes para magawa sila ng play at willing silang ubusin yon, mga tropa. Pero ito na nga talaga yung pagpuntahan nga nila Tanggol, nakapitas pa ng isa. Pero let's see if ever makakabawi pa. Talaga ng rat-rat talaga yung kanilang pinapakita. 4v3 already. Jeffers mo bawi pa. Ellison mga tropa. Oh no, nababawas-bawasan sila. Pero nakapick off siya ng isa. 3v3. Kumukuha sila ng magandang connection, ng magandang position. And ito na yung smoke. Ni-smoke lang din yung sarili niya, men. May session siyang mag-isa. Pero si Yosho na lang dito. Super low na niya. Nomad. Naghahanap siya dito. Nakikita niya daw kapag may tumawid pagdating sa bridge, pero at the same time,
ano ba ang plano para sa side ng GG? Dahil kailangan na nilang mag-plant in just 25 seconds remaining on the clock. Numa, di pa rin nila alam kung saan nakaposisyon. Na-drop pa yung C4. Pero Ellison, quick on the trigger as well. A good reaction for Gaon Gaming to get that 8 points. Talagang kung ano talagang ginagawa sa iyo ng kalaban mo, yun lang din talaga yung pwede mong gawin sa kanila. Meron nga tayong kasabihan. Ano? What goes around, all around. It is what it is. Planted na agad yung C4. Wow, surprising. 36 seconds remaining onto the clock para ma-defuse tong bomba na to. Dalawa na lang ang natitira para sa Herbie Gaming at si Nomad nakaisa na. Habang yung tatlo naman ay nagtatago lang para sa post-plant. Pero tingnan natin kung magkagawa mo niya. Dangkol, nagbabantay pa. 3 versus 2 already. Nomad dito. Talaga nag-aantay na if ever talaga makakapit na siya. 17 seconds in. Diyos ko, mare-retake ba nila? Yung oras talaga nauubos na. 13 seconds na mga tol. Kailangan nyo lang pumasok kasi anong oras na? Pero yun nga, nasa loob na sila mga tropa. Si Tanggol nawala. Si Nomad din kasi tandaan nyo. Nomad is an island. Bawal din siyang magalit. Yan ang kasabihan. At 9-3, isang puntos na lang. Gaon Gaming can go and qualify para sa ating group stage. Labanan, A-Long, confidence is key. Yan ang sabi nila. Lamang na lamang kami. Yun nga lang yung confidence na yun, natumba. It is what is it na lang talaga yung mga pwedeng mangyari nga dito. 3 versus 4 mga tropas. York talaga na dalawa, wala na. Pero babawi ata dito ang HG. Nomad, bumawi na lang isa. Pero 2 versus 4 already. Talagang lahat sila pinapakitaan na ng puwersa. Jeprax, Ellison, itong dalawa ang natitira. Nasa loob sila dito ng A. May A-long coverage pa, pero dito na yung mga galing A-short. Kitang-kita na sila. Ellison still good for one, but that's all he gets pagdating sa trade-off na yan dahil Herbie Gaming Team secures their fourth point. 9-4 already. 5 rounds pa ang kailangan ipanalo dito ng Herbie Gaming Team. Tandaan nyo, yung last time na nagkita ang Gaon Gaming at Herbie Gaming Team, 2-0 in favor of Gaon Gaming to. So ito na talaga yung revenge match na hinahanap ka natin ngayon. The comeback of the century. Ito na yun. Redemption arc, ika nga, pagdating dito sa series natin. It's the last map, the last few rounds that we're looking at, and the last round for Gaon Gaming if they wanna win this series. And syempre, may halong kaba para sa kanila. A little bit of a slow play or a slower play compared to what we've seen a while ago dahil agad-agad silang napipitas dun sa mga rush play. At yun nga talaga, yung problema nila. Talagang gusto talaga ng i-overpower, yung mga kalaban nila. Diyos ko, yung kaso wala na makita kahit isa sa jump sa kapit. Tapos pa, pero yun nga lang, sino man bumabawi pa. At sabi nila, may tao daw doon. At dyan naman si Jackman, para nga patayin yun. 3-4-4, Ellison getting tagged. Si Seyoshi nakabawi ng isa. Enel and Seyoshi, super low on HP. Tapos na ba? O meron pang isa? Tabang nade lang, may matatabaan ba? O na 3, wala! Nakaabang pa sila pagdating sa mid-control, ha? Ina-expect nila may manggagaling pa dyan. Pero through window, andito na rin sila. Is it gonna be the round na hinahanap ngayon ng Gaon Gaming to qualify? It is! It is the game! Series point para sa kanila and finishing things off. Alam na natin kung sino ang huling team na makakapasok sa ating group stage. Congratulations to all the winners. Congratulations to all the players nga rin talaga. At kompleto na yung top 2 teams yesterday at ang top 3 teams today. Sobrang sayang din talaga na hindi na kinaya nga ng Herbie Gaming Team to. I mean, they've played yung first and third series nga natin. They had the opportunity already to watch ang Gaon Gaming pagdating dun sa second game. Pero sadly, hindi pa nila nakuha yon. Ang importante, napush nila to game number 3. Sobrang dikit yung laban nila. At napag-usapan nga natin, Bessie, the more na kinukuha ng Gaon Gaming yung scores na to, the more na nakakuha sila ng snowball for them to win. Yung momentum, hindi napaalis sa kanila ng HG. Yun nga eh, mapa BL side or GR side man yan, they know exactly how to play this map. It's pretty much fair to say na napaka-fair din naman nitong mapa na to, no? And when it comes to executions as well, yung utility play na nilalabas nila dito, making sure flash connects before they entry, smokes to cover them up, and kahit yung pag creep up nila, for example, yung nagsiset up sila ng flashes and smoke dito, pero unti-unti muna nilang ginagapang, it all just worked out
no matter kung saan man sila pumuntang site dito, may mga mishaps and then dun nakakabawi kahit papano yung kabilang team. But unfortunately, hindi enough para makabawi all throughout. And for themselves, at least talagang nakuha nila yung perfect formula kung paano nga makabawi dito. Like what you've said, I mean, itong mapa na to, lahat ng teams malakas eh. Kumbaga, sobrang default na nitong mapa na to. Una mong matututunan sa crossbar, ito yun. Oh, yun nga eh. I mean, ito yung step one. Kumbaga, nag-back to basics lahat ng mga games nga natin, yung mga players nga natin. But at the end of the day, it's just Gone Gaming pa rin talaga ang makakapasok dito sa ating regular season. And syempre, makakasama nila yung mga invited teams nga natin dito sa tournament. And for us, sobrang excited na kami on what's gonna happen sa susunod, which is darating na in just a few weeks or kung kailan man ang ating regular seasons. Pero Besi, ito pala yung nangyari. Buong araw, ito ang ginawa natin mga tropa. Nakakita tayo ng dalawang series na umabot ng 3 maps. Pero ang Ubek Maniac GT, nanalo sila with a clean 2-0 against Herbie nga. And unfortunately, Herbie tried again against Gaon Gaming. Hindi nga lang nila naitawid na naman. And a big roadblock na sana next time, sa next qualifiers, eh makuha na nila. Oh, hindi pa naman to end of the road for them, for sure. I mean, kaya lang kita said, roadblock lang yan. Pwede naman nilang banggain yan, syempre. Dito sa game ha, hindi sa totoong buhay. Medyo... Grabe yung ano, no? I love you, Buff. Alam mo, Bessie, ha, kung anong ibinilis ng first game natin, bumawi yung second and third series nga natin. Pero like what you've said, I love you Buff, iba pa rin talaga yung nabibigay niyan, yung amount of support that we're actually giving to our teams na sinusuportahan, ibang klase yung mga I love you, which is yun yung mga hindi nararamdaman ng director natin ngayon. Ayun, unfortunately. No, but with that, alam na nga natin ang tatlong team na makakapasok sa group stage. Kahapon may dalawa, kompleto na ang Pokédex natin para sa araw na to, at magkikita-kita tayo sa ating CFSPH na syempre kasama tong mga teams na to. But without further ado, oras na magpaalam para makakain ang casters. Oh, tapos my, bitin ako, parang best of 5 pa kaya. Gusto ko pa, 3 games pa, pero sadly, sobrang sayang, gusto pa rin talaga namin to na umabot pa hanggang 10 games. Pero yun nga, kailangan nyo magpaalam. Congratulations sa mga winners and thank you very much sa mga nanood, sa mga sumuporta, sa mga nakasigaw, sa mga nakikubra ng 1H dyan, 2H, kayo na yung bahala dyan, sana nanalo kayo. Pero yun nga, on behalf sa production, sobrang solid nyo sa mga casters. Ang babait nyo. Pero yun nga, kami nga pala ang The Mods, mga tol. Maraming thank you sa lahat ng nanood, sumuporta. Ayun na nga. At makikita-kita tayo sa susunod, which is ang CFS PH Masters Regular Seasons. Without further ado, kitikits tayo. Maraming salamat sa lahat.